Hello guys! Good evening everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Are we live? Let me know in the comment section. Good evening guys, good morning, and good afternoon. This is Dr. Zed, your pageant guru. I know you've been waiting for a while now, and pinagsama-sama ko lang ang top 5, no? The best of the best for tonight's Sunday night, no? We're gonna have a Sunday's best. Please comment on the comment section if you can hear me loud and clear. Good evening po sa inyong lahat, sa ating mga avid followers, of course. We'll be discussing so many things tonight, especially about the swimsuit shots that we have seen yesterday. Ayan. We've been seeing comments already from Dansky. Hello, mga Bueks. Hi, Doc Zed, sabi ni Rovic Ladio. Loud and clear, sabi ni Adios Eslava. May nanalo na. Ito na ang top 5 ng MUPH. Okay. I know you're all excited. Let's see them one at a time. Ngayon lang po itong mangyayari. The first in pageant history. Of course, let's welcome second time guesting live on Dr. Zed's YouTube channel. Please welcome all the way from USA. We have Sir Tony Lemon of Pageant Cafe. Hello, hi. Everybody. Hello. It's 4 a.m. in Los Angeles, and I would like to welcome you to the first collaboration. Para kaming mamamapalataya. We're wearing all white, and it's so exciting to be with these people, because before I can just be in the comments, and this time at least I can collab with them and exchange ideas regarding pageantry. Thank you very much for the invite. Thank you very much for being here tonight, Sir Tony Lemon of the Pageant Cafe. Next, please welcome isa sa mga suki na natin dito. Isa sa mga paborito at one of my good friends in the world of pageantry, Cruella of pageantry, Sir Gaisel Ortega. Good evening! Hi! Good evening, Doc Zed and Sir Tony Lemon. Nakakaloka, di ba? Nakaputi! Feeling ko ang linis-linis ko for today's video. Parang wala akong bahid na kadumihan. Good virgin evening sa inyong lahat. Virgin of virgin, never been touched, never been kissed, and never been damaged. For 8 years. Slightly damaged. Hello. Good evening. Of course, thank you very much, Sir Gaisel, for making this possible. Yeah, thank you po. You're welcome, Doc Zed. Maraming salamat. Next naman, okay, ang pangatlo nating guest for tonight, nako, first ever, no, first time ever, and I'm so happy na nag-say yes siya ngayong gabi, all the way from the land of Rio Mori, at isa sa mga good friends natin sa Pageant 3, of course, let's welcome Ate Bang! Konbanwa! Hello sa mga viewers dyan! Mabuhay! It's my first time here. Hello, hello, hello! Grand collaboration! Hello po! Good evening! Konbanwa! Arigato gozaimasu! Char! Mabuhay! Nako, translation. Nagkukurikuku na yata. Ayan. Thank you very much, Ate Bang, for being here tonight. All the way straight from Japan. At ang huli at kukumpleto sa top 5 natin. Let's welcome all the way from the land down under. Isa sa mga pinaka-inaabangan. Huh? Grabe ang pinag-usapan na collaboration namin with Sir Gaisel the last time, no? Pero parang may pasabog siya ngayong gabi. Please welcome from Parade of Beauty, Ate Bex! Magandang gabi sa'yo! Hello, mga Bex ko! Kamusta kayo? Kamusta naman kayo? Magandang gabi sa inyong lahat! Welcome dito sa aming live! I love you all! Mga Bex! Kamusta naman kayo dyan? Galaw-galaw! Nandito tayo ngayon kay Doc Zed! Hello mga Bex! Magandang gabi sa inyo! Hello! May nanalo na! Mali sa tayo, nanalo. Oo. Kaya nga eh, mukhang wala pa tayo. Preparado. Wala pang may, pero may nanalo na, no? May nakakorona na sa atin. Top 5 pala, pero may corona.
Nakakaloka. Oo. Mukhang pinaghandaan talaga ni Mama Bex ngayong gabi, no? At tinalo talaga tayong lahat. Oo. Yung nanalo, mukhang palaka. Okay. Okay. Mukhang palaka yung nanalo. Mukha tayong mga Venezuelan queens ngayong gabi. Now we're all wearing white. Yan ang trademark ng Venezuela, di ba? Yes. For the posing, si Ate Bang. Nako. Ayan. Of course, maraming salamat sa ating 123,000 viewers as early as now. Let's try to read muna some of the comments ng mga tao dito. Sabi ni Inatay, naghanda talaga si Mama Bwex. Ayan. Hello, Ate Bwex, the all-white beauties. Ayan. Good evening, Doc Zed, Sir Gaisel, Sir Tony Lemon, Bwex, and Ate Bang with a triple heart. Ayan. Sabi ni Sherman Guzman, kala ko si Mama Sam na nag-wig. Naku, pagkakawig ba? Goddess naman yun, goddess. Mas maganda naman si ano, Mama Sam. Sabi ni Lady Red, Bex ang reyna for today's video. Let's all welcome you this year's MUPH Top 5, sabi ni Mikoy. Yeah. Ayan. Oh, may bago ng term kay ano kay Mama Bex, Rufa Bwex, go, 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 sabi ni Adios Eslava. Ayan na, Siyempre, si Embre, asan yung isa? RJ, get well soon. Yes, a friend natin si RJ, get well soon. Get well soon, ayun. Supposed to be here also tonight. Pero may sakit ang ate mo, girl. Kaya pagaling ka, RJ. Si Donski, sabi niya, Bwex, saan ka galing? Sa ilalim ng lupa ba, Bwex? Ayun. Down under. Down under. Parang sa cemetery, Bwex. Sabi, no? Oo. Sabi ni Jim TV, obviously si Bwex na talaga ang nanalo kasi may crown na. O nga, top 5 announcement pa lang pero naka-corona na si girl. Bring your own. Corona na, bring your bring own. Bring your own. Of course, this is a very good question. Can you now separate the girls from the ladies sa MUP o early to predict pa? Mamaya pag-uusapan natin yan. Hi, Romel. About that from Romel Capati. Best friend ko yan. Hello. Monster Crave. Hi, Doc Zed, Sir Tony, Gaisel, Ate Bang, and Bwex. Ayan. Good evening. Hello, Doc Z. Good evening. And the next queen, ang fresh naman ni Gaisel, sabi ni Tablea. Sana all fresh. Ito na ba? Sabi, ito na ba ang top 5? Technical glitch. Yes. Ayan. Ito na ba ang top 5 ng MUPH? Sabi ni Conrado, Campeon the Third. Malalaman niyo po yan in a short while. Ay, ito ang ganda nito. Let's try this. Katuwaan lang. Sabi ni 321, MU introduction naman dyan. Pwede ba? Magpasampi yung apat? Hindi naman ah, di ba? Push! Si Doc nawawala. Hello, Doc. True, nawawala si Doc. Nawawala ang ating host. Ayan, okay na siya. Ah, okay, good. Yeah, we can do an introduction. Who goes first? Anong nangyari kay Doc? Doc! Nangyari sa'yo, Doc! Nawala siya! Ay! Nawala si Doc! Question for top 5, why you should do the next Miss Universe? Let's do the introduction like Miss Universe, where you came from. Hello from... Hi! City of Los Angeles, United States of America, land of milk and honey. And the US dollars now is $55 to a peso. Welcome. Welcome. Ajay si Doc. I'm Doc. I'm back. Nakakaloka lang ang aking internet connection. Ayan. Ano ba? Pwede kayo introduce ng inyong mga sarili? Yeah, I introduce myself. Mga... Who's next? Ah, okay. Sige, next one. Bex, ikaw na. Ay, ako pa agad.
Siyempre, ikaw sa ilalim mo. Welcome to Blix! This is Parade of Beauty from Land Down Under, Australia. Pwede mong hawakan, pwede mong hipuin, pwede mong dilaan, pero hindi mo pwedeng turukin. Thank you. Nakakalo! Ow! Ang next, Ate Bang, ikaw na, go for it. Konbanwa! Konbanwa! This is Ate Bang, 26, from the land of the rising sun, Japan, Japan, sagot sa kahirapan. Ah! Paano ba? Parang nakakain ng wasabi. Parang nakakain ng wasabi. So, paano ka nakatap? Nakakaloka. Oh, ito na. Ako na nga. Nakakaloka. Hello, everybody. I'm Gazelle Ortega, the Cruella in Pageantry. At galing ito sa Pagbag, the Pilipinas. Ayun, yun lang yung sa akin. Nakakaloka kayo. Ayan. Ako naman. Ako na ba? Next? Dapat si Doc mag-introduce din. True. Naku, wala akong saying eh. Wala ay, pag-girl! Pag-girl! Ayoko na din! Hindi pwedeng tayo lang! Ang hila naman ang iyo! Go, Doc! It's your turn! Nawala siya ulit! Ayan! Good evening, everyone! Standing... Okay, ulit. Good evening, everyone. Standing 5'8" tall from the City of Angels, Dr. Zed. Miss International. City of Angels. Los Angeles, Pampanga. Mga libre, mga blacks. Ayan. Sabi ni Billy Beans, Miss Kangaro talaga ang panalo this time. Go for the win, Buex. Bring home the hot dog, sabi niya. Ayan. Sabi ni Gaysel, looks so virgin in white. Sabi ni JD Photography. Oh, diba? Grabe naman. Looks like akala a virgin. Is Madonna? Like a virgin. Like a virgin. Akala ni Dansky, si Ate Bang ay Miss Indonesia. Ay, wala. Ako ka bad. Ayan, sige. Again, maraming salamat sa ating mga viewers. Isang trivia question lang na napag-usapan natin before we go and proceed with the swimsuit competition. Akala nila Miss Indonesia ka, Ate Bex. No? If ever, girls, no, magkakaroon kayo ng chance to represent a certain country in the Miss Universe, no, in the form of someone who already won, sino ang peg ninyong Miss Universe winner? At anong bansa ito? At bakit? Who goes first? Sige, let's go with Gaysel Ortega. Grabe naman siya. Nakakaloka. Ako, nakakaloka itong gusto ko, pero mukhang hindi ninyo maano. Ang gusto ko talagang ano, Miss Universe peg ay si Miss Lara Duta, Miss Universe 2000 from India. Nasa kanya na kasi yung beauty, yung ano, Morena beauty, yung advocacy ng bonggang-bonggang na hanggang ngayon ay talagang walang palya, hanggang never, yung talino na meron si Miss Lara Duta. Performance, kumbaga, parang nakikita ko na sa kanya lahat, nasa kanya na ang lahat ng bonggang-bongga. Although, nakikita ko na ito kay Catriona and kay Pia, but bago pa lang kasi silang winner, unlike Lara Duta, na hanggang ngayon talaga yung advocacy na mula noon hanggang ngayon, ay talagang nasa kanya pa din. That's why I love Lara Duta. Wow! Gaysel Ortega, aka Lara Duta from India, Miss Universe 2000. Grabe, 24 years ago, no? Pero... still, hindi ko makakalimutan yung kanyang winning answer about that. Yeah. Meron daw rally, you know, during that time. I think it was in Cyprus when it was yeah, Cyprus. And then,
tinanong siya kung ano yung relevance ng pageantry in today's society. Ang ganda ng sagot ni Lara Data during that time. Of course, gusto nating malaman kung anong country at sinong Miss Universe ang i-represent ni Sir Tony Lemon, the Pageant Cafe. Okay, of course. The choice, the Miss Universe that I really love is Pia Warshbeck from the Philippines. Because I was with her journey from the time she started. Like, she was just like an ordinary person or so as an artista. Then what happened was she... Ang isang gusto ko sa kanya, because she tried 3 times and that represents a lot of me. I always try my best. If I don't succeed, I try and try and try. So that is a source of inspiration. And even when she won, and when she won, that was the most dramatic win ever that you can ever see in any Miss Universe pageant. Grabe, ang gulo-gulo, ang saya-saya, and very dramatic. And also, I still like her after she won because she's still trying to achieve a lot of things. So yun ang gusto ko sa kanya. And she's always positive about all the things she do now that she's a married woman now. She's trying to be a fashion icon. So it's a never ending journey for her. That's why I picked Pia Warshbeck. Ayan, si Doc said. Okay. Who's next, doctor? Ayan, the Pia Warshbeck from the Philippines, Sir Tony Lemon. Of course, isa yan sa mga favorite nating winners talaga, no? Eventually, walking down the history until now, Pia is very active on all her advocacies. Yeah. She's doing so well in the fashion world right now. Yeah, no? Talaga, as a fashion icon. That's her new achievement. Yeah, yes. And talagang, ano, I think that she can... still be relevant in today's generation ng mga beauty queens. At talaga, she serves as an inspiration to a lot of girls joining the pageants to keep on trying. Ayan. 3 times before she finally clinched the crown. Tapos yung crowning moment pa is very iconic. Siguro pa dramatic. Yes. 100 years pa ang lumipas, e maaalala pa rin natin ang kanyang crowning moment. Of course, gusto nating malaman kung sino ang bansa at anong Miss Universe country at sino Miss Universe winner ang i-represent ni Parade of Beauty, Ate Bex. Syempre i-represent ko Philippines kasi Pilipino ako. Pero ang gusto ko si Catriona Gray kasi si Catriona Gray nasubaybayan ko siya at saka napanood ko siya. Bukod sa kanyang talino, alam natin na matalino siya, unbothered queen. Gustong-gusto ko yan, si Catriona Gray, sa pagiging unbothered queen niya. Gusto ko yung dedikasyon niya, like yung sinasabi ko na hindi ako masyadong fan ng mga Filipino community kasi gusto ko pa rin yung, kung halimbawa kung meron tayong Filipino community na mga kandidata, gusto ko yung alam nila yung tungkol sa Pilipinas, hindi lang yung dahil magjo-join sila or whatsoever, kung ano man yung purpose nila. Gusto ko yung alam nila yung kultura natin, kahit na hindi sila ganun kagaling magsalita ng Filipino language kasi di ba hindi naman ganun kadali pag ano yung pag-aralan. Pero yung kaalaman tungkol sa ating kultura, tungkol sa ating bansa, ano ba yung meron sa Pilipinas. So, yun hinangaan ko si Catriona Gray doon kasi pinag-aralan niya yung ating kultura, ang ating bansa. So, palung-palu siya para sa akin doon. Authentic. Gustong-gusto ko yung pagka-authentic niya kasi yung lumaban siya ng Miss Universe, lahat ng mga pinakita niya doon, talagang karami, lalo na sa costume competition, yung idea niya na ibinigay doon, na ibinuho sa lahat ng effort niya, gustong-gusto ko yun yung pagiging authentic niya. Hard work siya kasi hanggang ngayon, alam naman natin na palung-palu pa rin si Catriona Gray, hindi siya nauubusan ng mga projects and everything at walang naririnig sa kanya na unprofessional siya. So tuloy-tuloy ang kanyang trabaho, nakikita natin yan lahat. At importante sa lahat para sa akin, advocacy. Kasi yung kanyang advocacy hanggang ngayon ay nandyan pa. Hindi katulad ng mga ibang sumali ng mga pageants after ng pageant nila na wala nang advocacy. So yun para sa akin. This Universe talagang yes, the ever iconic Catriona Gray. The mind. The guy ni Pia, she will walk down the history with that lava gown. And parang, correct me if I'm wrong, people might say that I'm too biased, but I think
Catriona is really the standard of pageantry so far today. That's what happened. Yes, yes. She set the bar in Miss Universe. Kumbaga kung lumabas si Catriona, nakalimutan na kayong dalawa, Gazelle at Sir Lemon. Tiring lang. Oo. Actually, ako, I would also choose Catriona, pero mag-iiba na lang ako. But I love Catriona so much. She's my number one favorite talaga sa mga Miss Universe winners. Not because I'm a Filipino, but because she really executed every inch of the competition. Talagang she aced the competition really well. Kaya kami, Mama Buex, we really watch it live talaga sa Thailand. She's the best. She is the best ever. Of course, gusto nating malaman kung sinong i-represent from the land of the rising sun. Ate Bang, sino ba ang iyong bet sa mga nanalong Miss Universe? Oh, syempre, ang akin naman is si Ate Bang from... Walang gaya-gaya, ha? Ano na, naubos na. Hirap pala mahuli. Nakakaasal. Totoo, sabi ko sa'yo. Hirap pala mahuli, no? Totoo. Of course, is I love Pia Wurtzbach and Catriona Gray kasi talaga napaka-iconic nila. So, para maiba na lang, I'll go for Zozi of South Africa. Right? She's so visionary, intelligent, and she's not afraid to be unique and different. I think she's a game changer. So I go for Zozi from South Africa. That's Gunner. A good choice. Very good choice. Thanks yeah. so much. Ako, yeah. At Fred, ikaw na. Para, yes, para maiba naman, no, kasi Catriona Pia din talaga yung pipiliin ko. But if I were to choose somebody else, even before Pia started the winning streak ng Philippines, my sentimental favorite was really Natalie Glebova from Canada, Miss Universe 2005. Mm. Siya talaga ang favorite ko, no? Gusto ko yung kanyang ganda, grabe. Until now, eh talagang parang pwede pang lumaban si ate mo girl at manalo ulit ng pangalawang beses, no? I like how active she is still in the Miss Universe spotlight, and she still continues to train other girls with her skills at saka yung experience niya, talagang pinapakita niya sa iba at sinishare niya yon, no? She's, although alam ko hindi niya masyadong favorite ang mga Filipina beauty queens natin, parang more of the Indonesian, Thailand side siya, di ba? Even Vietnam, hindi siya masyadong nagpo-focus sa Philippines, pero she is really one of those Miss Universe talaga during the Trump era, and nasa hilera ng mga Diyosahan talaga tong si Natalie Glebova. Ayan. All right. Totoo lang, ayaw mo siya. Ayaw mo siya. Hindi. Kasi ano eh, may pagkamaldita siya. At saka parang minsan kulang sa pansin. Sa totoo lang, kulang sa pansin. Tapos nung ano, nung panahon ni Catriona, hindi, ni ano to, ni Pia Wurtzbach, di ba ayaw niya sa Pia Wurtzbach? Feeling niya minsan, parang, although Miss Universe siya, parang feeling niya minsan parang ano pa rin siya, parang siya parang yung ano, reigning queen, parang ganun. Tapos minsan may mga posts sa ano, dati pina-follow ko siya sa ano, sa Instagram. Parang hindi ko gusto yung mga tut niya. Parang ano lang. Yun pero lang. When Catriona won, wala siyang masabi. In a TV interview, all praises siya kay Catriona. Tumiklop siya. Hindi makakalimutan yan, Sir Lemon, kasi nung nangyayari yung ano, yung Miss Universe sa Thailand. Mm-mm. So nandito kami lahat sa Thailand, bali ang nangyayari, meron silang backstage keme-keme na ganoon. Nandito si Natalie Glebova. Tapos parang hindi niya masyadong pinapansin si ano, si Catriona. Correct. Mga comments, ang dami nagko-comments doon. Parang feeling ko napilitan na lang siya kasi nga ang dami nagko-comments doon, puro Catriona. Binanggit niya na lang si Catriona. But nakakatawa. Parang, di ba, kahit hindi mo pa namimit yung tao, parang meron talagang something sa kanya. Kaya siguro ganun din yung following niya sa ano, sa Instagram. Pero nakakatawa nga, when Catriona won, she was guesting in a television show and she was appreciating all the preparations that why she won like this. Our girl should be like that, like this, and like that. Puro Catriona siya all the way. Nakakatawa. Sabi ko, ala, ang
mo, nag-ibang isip. Totoo. Kasi dati, di ba, parang ano siya, parang feeling niya, parang siya na yung the best Miss Universe, parang ganun yung time na yun. Parang kung makapag-post siya, meron pa siyang nirelease na book eh. Although okay naman yun, kasi rights niya yun. No? Pero parang ako, siyempre kung bibili ako ng libro, bibili ko yung kahit Katrina niya, eh yung libro niya. Saka kay Pia. Ah, di ba, may Pia book ako, oh. Kung gaano ko kalaki Pia. Wow! With signature. With Pia's signature. The signature. Yes, with Pia. O, Jibo. Oh, ay, pa! Hello? Meron talagang paano si Sir Lemon? Ba? Paano? Ba yung Margarita ba yan? Kamugera? Hindi ko kuha lang ako ng asin. Sobrang love ko si Pia. Sobra. Sana ko yun. Pia and Catrione also. Ayan! Sige, maraming salamat sa inyo. Ang mga kasama ko pala dito ay si Catriona, si Pia, si Zozi. Si Lara. At si Lara. Oo. Ano? Magsisimula ba tayo? Hindi. Ganyan tayo matatapos. Tige, isang oras ba tayo? Ayan, grabe. Sige, maraming salamat muna sa ating 276,000 viewers. Grabe, we haven't started yet the hot topic tonight. Pero magandang gabi po sa inyo. Ang hair mo, buwex, masabog, sabi ni Mia Lego. Thank you. Corona ng bata daw ang suot, sabi. Ayan. Sabi ni Adam Pascual, ang gaganda nyo naman po. Ibang book yung akin, pocket book daw, sabi ni Sherman Guzman. Konbawang ma-beautiful, sabi ni Tita Jenny. And white is the color of the day, sabi ni Asea. Si Billy Bean, sabi niya, best in kudaan goes to Bex ng 6 feet below the ground. Parang iba yon. Parang sabi. 6 feet. Parang binuun na ako sa lupa. Iba yung land down under sa 6 feet down under. Magkaiba parang yun. Gusto mo na akong ilibi. Parang magkaiba po yun. Ay, hindi ko kinaya. Diyos ko. Gusto na akong ilibig. Ala, balikat na lang si Doc. Ted, ano ba yan? May sinusubo ka ba dyan, Doc? Si Jai Ho. Hindi ko kinaya. Hindi ko. Ano ba? Lija, ano? Ayan, sabi ni OMG, ito na talaga ang bukan ng mga Pasig vloggers. Ayan. Rico. Paul White, ganda. Ah, oh, di ba? Meron kaming, ano, patotoo mamaya. Kasi naka-white lang. Parang kunyari kami-miss kami. Miss Photogenic si Beck. Ayan. Ay, sana all Miss Photogenic. Ay! May award agad. Next year na tayo matatapos nito. Yes. Tanghali na. Doksen, palitan mo na kasi ang LB. Ayan, sige, let's proceed now to the next segment of this live vlog. Pag-uusapan natin ang kaka-release lang na swimsuit photos ng ating Miss Universe Philippines candidates kahapon. Ay, nawala uli si Doc said. Ayan. Narinig niyo na ba ako? Yes. Ay, nawala uli. Ha? Nakakaloka. Hello, hello. Yes, okay. You're naririnig ka na namin, Doc. Hello. You're can back. You guys hear me? Yes. Yes. Ay, nawala uli. Ayan, nawawala talaga si Doc. Anyway, while waiting for him, let's talk about this. How was your impression of the swimsuit photos of our girls? Anong masasabi nyo? Amazing? Yeah. Yeah, may live reaction talaga ako doon. Ay, may edit. Ay! Sige, Mama Bex, ikaw muna. Mag-react ka muna doon. Kahit na may mga edit-edit na ano. Kahit filter-filter yung iba. Hello? At I- naririnig na ba ako ulit? Yes.
What's the loud and clear. What's the first question regarding the swimsuit? Late si Doc. True, nawawala din talaga siya. Ah! Top 4 na lang. Hindi yata nakasubscribe si Doc. Oh, sige, let's proceed na. The swimsuit competition. Ayan. Pinaglalaroan ako ng aking connection. Ayan. What's ayan, go na Doc. So we can start the ball rolling. Sige, alright. Sige, alright. Sige. Okay. What do you guys think about the swimsuit shots that were released yesterday? Kamusta naman? Ano sa palagay ninyo? Masyado bang nagtitipid ang Miss Universe na they just submit their ano, their photos? Mm. At walang naging official ano? Yes, sir. Ako muna. What do you think? Sige, okay. Okay, masyado tayo nagmamadali. Ang tagal-tagal pa. Tatlong buwan pa, Bex. Mga Bex, mga tatlong buwan pa. Huwag kayong masyadong magmadali. Siyempre, humihingi lang naman yung Miss Universe Philippines ng mga swimsuit photos nila, mga headshot photos, para naman may pagkakaabalahan tayo. Kasi na nga, matagal pa yun. Alam, papagurin nila yung mga girls. Ako, hindi ko nakikita nagtitipid. Siguro may nakaschedule pala talaga sila para sa headshot, talaga nilang proper headshot and proper swimsuit, at hindi ito yon. Nilabas lang nila ngayon para may pag-uusapan, para relevant pa rin ang Miss Universe kahit tatlong buwan pa ang finals. That's all for me. True. All right. Sige, what do you think, Ate Bang? Masyado ba sila nagtitipid ngayon? I think hindi naman. So I think sabi nga ni Gaisel, baka magkakaroon pa ng official swimsuit photos. But for now, yung nirelease ng mga pictures, I think nakikita natin yung personality and flavor ng mga iba't ibang mga candidates. Flavor talaga! Ano ito pagkain? Diba yung personality nila and then yung mga ganap nila. So nakikita na natin kaagad kung ano yung mga visual aesthetics ng mga ganap sa swimsuit nila. Though, parang syempre, hindi siya magiging fair sa iba kasi magkakaroon ng mga photo enhancement. Hindi natin alam kung ano mga effects and mga editing na naganap doon, right? So, I think it's also good na magkaroon tayo ng official pictures for swimsuit para makita talaga natin pare-parehas yung material na gagamit. Lightings. So, I think that's okay. Yes. Sir Tony, what do you okay, think what the swimsuit shots said were released? What Gaisel said, those were good points. Ang concern ko lang is Who's deciding to choose these pictures? Kasi parang, that's my complaint. Because, for example, the girls submit 5 pictures. And of the 5 pictures, minsan ang nilagay nila is yung the worst one of the 4. So I don't understand what's going on. Yung mga tapo na pictures are much, much better. So how do they decide who's designing to release those pictures? Kasi parang napapansin ko yung mga favorite na top 5, ang gaganda ng pictures, and the rest, bahala na. And sometimes, 3 girls who deserve a better position in the top 5, I feel na parang may question, why are they going out and releasing those kind of pictures when we see yung mga tapo na pictures are much better? Yun lang ang concern ko lately. Kasi baka nagbi-build up ito ng, you know, parang may binibenta na sila for the top 5. Yun lang naman ang concern ko. I just want to be fair for the other girls because they also have nice pictures. Yun lang ang concern ko. Out of this na mga nilalabas nilang mga pictures for the photo headshots and for the swimsuit photo shoot too. Okay. Nako, medyo controversial yan, ha? No, parang may pinipili na silang top 5 out of the photos released. No? And very good yan. Talagang good observation na minsan we see better photos that were obviously not chosen. And you would ask why, no? And who? Bakit hindi yun yung pinili? We've seen some photos like from at least who chooses. Yeah, who chooses those, no? Ayan, sige. Especially how for about Baguio. You, Mama Bex? What do you think about the swimsuit photos that were provided or uploaded? I think the swimsuit photos that they provided, I think they're all amazing. Mm-mm, maganda talaga. Kaya nga lang, syempre, kahit paano merong lulutang, merong hindi.
Pero I think these girls, magaganda sila dun sa swimsuit competition. Ang problema ko lang do, I mean sa swimsuit photoshoot, ang problema ko lang dun yung kanilang mga swimsuit na pinagsusuot kasi at saka yung mga posings nila. Kasi feeling ko yung mga posing nila dun more on for tanduay, for calendar girl, parang ganun. Dun ako pinagin. And yung question with regards sa yung question. Naisip ba talaga? Ano, parang, ayun nga, sandali lang ha, kasi may nakita ko mga pictures din noon na parang nasayangan ako sa quality ng photo kasi may mga magagandang girls, pero ang dating parang, alam mo yun, parang pang porn movie yung datingan, parang ganon, hindi ka aya-aya. Merong babastusin yung dating, which is nakita ko naman yung mga comments, ganun din. But anyway, dun sa question mo kung tinitipid ba ng Miss Universe organization, I don't think tinitipid. I think binigyan lang sila kasi sa dami-rami ng franchise ngayon, regional, local, ganyan-ganyan. I don't think tinitipid. I think tama si Gaisel, tama kayo. Kasi for sure, ang dami nilang ano ngayon, budget ngayon. Kung hindi ako naniniwalang tinitipid, I think yung Miss Universe organization binigyan ng freedom yung mga candidates pati yung mga team nila na parang kung ano lang kung ano yung kaya nilang ibigay kung hindi pa man ito yung official photoshoot nila sa swimsuit nila kung ano pa yung kung ano yung muna yung kayang ibigay na mga candidates parang magkakaroon sila ng freedom kung ano yung gusto nilang post kung anong gusto nilang ipakita ganyan ganyan but maybe tama nga sino yung nagsabi sa inyo na may medyo may official shoot pa ng swimsuit competition ako yon na parang maganda sana yon kung ganun yung mangyayari kasi makikita yung materials lang tulad ng sinabi ni Ate Bang, yung materials lang, yung iisang materials lang gagamitin. But at isang least, lighting. I don't think para yung pag-i-edit, parang pare-parehas na lang. Kasi minsan yung mga editings doon sa picture, parang super high-filtered super, na sila. Super filtered? Nakakaloka. Gusto ko yung ano, gusto ko yung nakikita ko yung kamot-kamot, gano'n. Medyo yung mga pores, ganyan, diba? Kasi wala namang taong walang kamot, diba? So parang ayun, sobrang correct. Parang over-filtered na, hindi mo na makita yung totoo sa hindi. Ayun. Parang so, too good to be true. Pwedeng mag-comment doon kay Sir Tony Lemon na ano, na sagot. Doc said, I need your permission. Yeah, sure. Regarding naman doon kay Sir Tony sa mga question niya kung sino yung pipili, I think siguro pinapapasa sila ng lima ng organization. Halimbawa, lima lang ha, wala naman akong pakialam kung pito or lima or sampo. Halimbawa, lima lang nagpapasa. Tapos, nagpasa itong mga candidates na to at saka yung mga team nila ng lima din. So kung ayaw ninyong makita na worst, yung picture ninyo na ilabas ng Miss Universe Philippines, huwag kayong magpadala ng worst. I think ang rules siguro ng Miss Universe Philippines, sige, magpadala kayo ng lima dito at sa napag-isipan siguro nila na worst ang ipapalabas namin. So para yung mga candidates aware naman ba nga na kung ano ang ipapasa or isasubmit nilang pictures ay dapat bongga na hindi yung nag-submit lang sila ng walang may ano may mga question, may mga basta hindi ako kasi natuwa kasi ang ganda ng pictures ni Atisa sa ibang part. Yung sinubmit mukhang hindi bongga lalo kay Baguio. Ba't yes. Ganun? Ang bongga, VVV, nagsubmit ng mga Alexi din. Nagsubmit siya. Bakit laging sakit ulo na lang yung pinupost? Ang dami naman yung mga ex, ano doon ah. Mga, ano ba tawag doon? Mga pictures. So, ibig sabihin, iniisip siguro ng Miss Universe Philippines kasi nagagandahan naman na sila. Yung worst picture doon sa lima yung ilalabas natin. I think, parang ganun. Ganun ba yun? Yeah. So, para sa mga candidates, huwag kayong magpasa ng hindi palong-palo. Dapat good talagang idea. Plakado lahat. That's a good idea. Make sure na hindi kayo mauhuli. Walang pangit na ipapalabas. Yeah. Yun din ang iniisip ko kung sino ba yung pumipili sa pictures. Kasi kung ako yung kandidata at saka ito yung team ko, alam namin kung ano yung hindi, yung maganda sa hindi. So bakit yung correct. Why do you have to submit? Makes sense, yeah. Tama Miss rin. Philippines. Pero iniisip ko pa rin, bakit, kung Miss Universe Philippines yun, bakit naman ito yung ilalabas nila na hindi ka aya-aya? Parang ganun yung picture. Yes, that's also. Diba? That's parang also a point. Parang hindi natin yan masyado, puro tayo ispekulasyon. Pero si yung Miss Universe Philippines pa rin talaga yung makakasagot. Oh, yeah. Okay. Siguro depende sa mga matanong kung anong maganda sa paningin. Pangit sa paningin natin, maganda pala sa kanila.
Siguro, pero hindi siya talaga maganda. Correct. Imbornal bet. Pero dapat sinabihan na din ng Miss Universe Philippines at hindi na rin nilabas yung mga extra picture. Eh meron pa lang maganda eh, dapat hindi na rin nilabas para wala tayong basis na ganun. Bakit ganun? Who's coming up with the top one pictures? Who's, is it the their own team ata ang naglalabas? Ganun ba 'yon? Aba, Geisel, huwag kami ang sisihin mo. Hindi kami yung naglabas ng mga pictures. Sisihin mo yung Miss Universe Philippines. Correct. Kung magtatalak kami, parang kami yung tinatalakan mo, bakla. Nagkaroon tuloy ng comparison saka question. That's what happened. Nagkaroon ng comparison and question. Dapat hindi na nilalabas. Pero may point si Geisel. Oo, may point si Geisel. I agree. Bati ba? At sa Ate Bang, may sasabihin ka, Ate Bang. Sure. Baka may shishika lang ako. Siguro, syempre, naka-receive naman siguro sila ng mga guidelines about sa pictures na propose. Kaya lang, siguro talaga, kahit gano'ng kaganda, kung hindi pumasa sa guidelines or whatever, kaya siguro hindi yun yung na-post. So, idea ko lang din naman. So, madami tayong mga hindi alam about that. Pero, sana, yung best of best talaga yung pinost. Kasi ang gaganda nga talaga ng mga pinagpilian, di ba? Yun lang. Yes. Doc said, next question, yeah, please. Atap na atap. I have to agree. No, I have to agree talaga. I hope that some of the photos were not released. No, I hope. Hello. Okay. I hope that some of the photos were not released para wala tayong naging basis. Of course, correct. The question is, kung sino nga talaga yung namimili ng mga photos? And yung unison ng pagkaka-filter, yun yung problem ko talaga eh, no? And some of the girls were just totally filtered so much. Some of the girls, we know that they're not the real body proportion nila, hindi pa yun. Kaya alam natin na may mga heavily edited talaga na photos. Kaya ang hirap mamili. Okay, sige. Yan lang ang biggest question natin talaga sa swimsuit shots natin. But of course, ngayong gabi, we need to know kung sino ba talaga yung mga umangat sa inyo sa listahan ng swimsuit photos that were released yesterday. Let's begin muna yung first 10 natin, ng number 10 to number 6. Sampu lang kasi lima tayo, so ang dami nating pag-uusapan, no? Oo, 10 pa naman yung na-release ko, pero okay yun. Ng isa sa atin? Oo. If na mention yon ng isa sa atin, you can already you can already comment also on your side kung bakit nasa listahan ninyo si girl. Oo. Okay? Sige, let's begin with Ate Bang. Let's start with you. Who's your number 10? Number 10. Si Australia. Meron ba kayo si Australia? Meron ako. Australia. Yes, actually, Australia is on my list also. Bakit Australia? Ayan, na-surprise lang ako kasi kabugera yung kanyang pose. I love her skin tone, her hair, everything fits. Maganda, kaya lang hindi ako masyado nagustuhan yung kanyang swimsuit dahil may mga sparkles, but the projection, the face is so relaxed. Gustong-gusto ko yung kanyang picture, so I think part siya ng top 10. Yun lang naman. Thank you. Sino pa ba? Geisel, number 10. Number 10 ko yung is kung ano, top 6 or doon muna. No, we're going from 10 to going to 6. So top 10 muna, yeah, 10 ta. Yung 6. Number 10, sorry, not top 10. Number 10, we're talking about your number 10 choice. Ah, may number lang, sa 6 lang daw yata. Ha? No, 10 to 6. No, 10 to 6 muna. At 10 to 6 muna. Okay. So ikaw, we're talking about number 10. Okay. Number 10 mo, Ate Bex. Ay, yeah, Mama Bex. Yeah. Ah, number 10 ko, si Miss Universe Philippines Kainta, Stacy Gabriel. Okay. Kasi sa totoo lang, maraming nagsasabi sa kanyan, maraming nagsasabi doon sa comment na pangit yung kanyang swimsuit, but I really liked it. I really liked it. I like the color as well. Bagay sa kanya. Kasi di ba minsan kahit na hindi naman ganun kapasabog yung suot ng tao, pero depende yun sa nagdadala. So para sa akin, nadala niya yung swimsuit. Kahit na ayaw nila yung may ribbon, parang may ano dun sa gitna. Gustong-gusto ko yun. Nasa na ba ako? Ayun. Dahil number dun 10. Sa swimsuit niya, na medyo, kasi dun sa swimsuit niya,
Di ba alam naman natin yung aurahan ni Stacey Gabriel? Kumbaga medyo matapang, fierce ang kanyang itsura. Pero dahil nga doon sa swimsuit niya, ang dating sa akin para siyang sweet 16. Nabaluta ng konti yung pagka-aura niya na pagka-fierce-fierce na gano'n. Tapos yung body niya, para sa akin, okay naman, pero hindi siya yung parang, hindi siya yung sexy-sexy sa akin. I think average yung dating sa akin ng body niya. Gusto ko yung mild looks niya doon sa photo. Parang sumasakto lang sa kanyang kabuuan, sa kanyang pagkatao, sa kanyang katawan, parang gano'n. Hindi gano'n katapang yung aurahan niya dyan. Tapos yung dating niya dun sa swimsuit, hindi babastusin yung dating. Kumbaga parang Ann Curtis, kahit na ano yung sinusuot na swimsuit, hindi babastusin yung dating, hindi pang tanduay, parang gano'n. Calendar, White Castle, whiskey. Ni Stacey Gabriel, meron yata ako dito, papakita ko. Yeah. Pinakita ni Sir Tony kanina. Oo. So kung makikita nyo dito yung picture niya dyan, bali parang, di ba hinahatak niya yung parang yung sa panty ng kanyang swimsuit. Yung sa side. Oo, gustong-gusto ko yon kasi sa kanya, kasi ang daming mga girls na hinahatak yon para silang nag-aamok ng alam niyo na. Pero sa kanya, hindi ganun yung ginawa niya. Nilagay niya lang yung kamay niya doon, ang lakas makaklasi. Mm-mm. Walang kachipan. Kasi parang chip yung dating pag hinahatak ng pag ganun yung ano eh. Yung ano nila, yung swimsuit nila, di ba? So nakchipan ako doon. Pero dito kay Stacey Gabriel, nagkaroon siya ng class para sa akin doon. Again, I didn't like her lip liner na naman, nilagay na naman nila dyan. Parang ang dating niya, para siyang sawa. Alam niyo yung Darna, yung kay Nanette Bedved, yung nilunok yung bato, parang ganun yung itsura niya doon. So ayun. So ayun lang. Hindi ko kinaya. Pero pasok actually, yeah, I have to agree with Bex, no? At saka yan, yung kanyang swimsuit, very rare, parang ang napanood ko yung top 15 list ni Mama Gaisel, hindi mo alam kung one piece, two piece, or three piece yung kanyang swimsuit. Dahil iba-iba nga yung kanyang pad, diba? Ayan. Pero sa akin, yung looks, okay lang yun, kahit na... Yeah, nakaka-Miss Universe. Yung fears niya, nakaka-Miss Universe. Ano lang yung lips niya lang yung annoying. Kaya ako siya pinasok sa top 10 ko kasi... Pag swimsuit yung pinag-uusapan, competition or photoshoot, ang titignan mo talaga dyan, yung katawan at saka yung swimsuit, kung paano nila dalhin. Sure. Yung, siguro yung looks, parang ano na lang, yung aurahan, parang additional na lang. And she didn't look like she's 5'5 sa kanyang swimsuit. Oo, mukha yes. Mukha siyang matangkad. She created a nice illusion that she's taller. Kasi nga, she's slim. Tapos ang ganda siya. Yeah, actually, nasa top 10 list ko din si Stacy na ng swimsuit round na yan. Oo. Sir Tony, who's your number 10? Kainta! Uy, kainta din! Kainta. Yeah. Ang concern ko lang sa kanya here was the choice of the swimsuit. Kasi parang dalawa yung for the chest, parang bra. If the lower portion siguro kung wala, oh my God, she'll go up higher. It's just the choice of the, yeah. Kasi parang confusing nga yung kanyang tone. Dalawa ba ang chest niya? Dalawang set? Kung inalis yung gitnang portion na parang bra ang effect, ay, napaka-sexy. At saka, tama si Mama Bex. Malinis yung posing, hindi bastusin. It's like she's just going to the beach. It's not seductive. It's clean, fun. Parang, recreational, let's go to the islands, let's go take a swim. Parang ganun ang dating sa akin. Very nice, very clean. So, she's my number 10. Gusto kong makita, Mama Bec, sabi nila, kung paano daw maghawak ng classy na panty. Pwede mo bang ipakita? I walk? What? Hindi kasi ako nakaka-so-end ngayon, mga Bex. Naka-diaper ako ngayon. Meron akong tagos. Pasensya na kayo. Natagusan ako kagabi. Grabe naman ang comment ni Sir Anthony Banta Buex. Naku, hindi ko mabasa yan. What that? Oo, baka bawal yan sa live natin.
Ayan. Bad. Sige. Or, oo, hindi niya hindi niya mapakita sa atin, guys, kung paano maghawak ng klase na panty. Titigan niyo na lang yung, ano, yung photo ni Stacy. Ang number 10 mo. At saka baka mawar na tayo ni, ano, ni YouTube, di ba? YouTube. Wawa naman si Sir, ano, si Doc Zed. Mm. Ako na ba? Si Doc Zed yung mababa. Baka mababa. Kaumpisa pa lang ng karir niya. Meron na siya ano kagad warning. Ayan. Who's next? Next, my number 10 is, siguro wala to sa list ninyo, si Bacolod. Okay. I Bacolod. Like her beauty. Mukhang Pamela Baranda. Pamela Baranda. Ang sexy-sexy niya dito. Medyo malasuwa lang yung swimsuit. Pero I like the way she posed sa eksena. Hindi ko lang bet yung kulay. Pero pasok siya sa akin. Kasi gusto ko yung parang confident siya na kahit ganyan yung swimsuit niya. Nakikita ko kasi na no, walang... Tsaka kahit super filtered siya. Ang ganda niya. Ang ganda, nagandahan ako ng bonggang-bongga sa kanya. Kahit doon sa headshot. That's why nilagay ko dito si Bacolod na hindi wala yata sa mga listahan ninyo ng bonggang-bongga. Ayan. Di ba? Pack ang swimsuit. Oo, pero nakakatakot yung kanyang swimsuit shot, no? For me, medyo very... Seductive. Shot. Seductive. Yeah, very shot. Yeah, it's very seductive. Very seductive nga, oo. Ako, ang number 10 ko would have to be Baguio. We know that Tara Valencia is very beautiful. Although talagang I feel like isa siya sa mga nagkaroon ng injustices sa photos that were chosen by the org, no? As in parang siya yung number one na nagka-injustice talaga. Parang why this shot? I've seen another photo of her yung nakataas yung kamay niya, yung dalawa. I think that's way better than the one submitted. And I feel a bit sad, no? Kasi talagang fan ako ni Tara. So, she's... yan, that's way better. Actually, mas okay yan. Mas okay yan kaysa sa pinadala nila na parang ano lang, parang... Yan, ganyan nga Ate Bang. Galit na galit ako. Galit na galit ako. Oo. Ayan. So that's my number 10 spot. Sige, ang number 9 yun. Spider Woman, umakit sa pader. Who's next? Ate Bang. Ay, ako na pala ulit. Ate Bang, who's next? Okay, dahil nirelease na ni Geisa si Bacolod, i-release ko na rin si Zambales para tuloy-tuloy na. For number 9, It's still a swimsuit picture competition. So I think lumalabas yung kanyang sexiness. Medyo may pagka... Sobra lang ng konti. Medyo na sobrahan lang ng... I don't know if the cut of the swimsuit. Siguro yung style ng swimsuit medyo ano lang. But yeah, this is swimsuit competition. So kailangan niyang ilabas kung ano talaga ang sexiness and aura niya. I love the color of this swimsuit, orange. Talagang napaka-tropical and napaka-citrusy. Ramdam na ramdam mo ang summer. Ang kanyang face ay napaka-calm. Diba? Talagang napaka-calm lang niya. Kaya lang, parang hindi ko ma-identify kung yung teacher na ito ay yun din ang nakikita ko in motion. Parang medyo nalilito ako sa ganyan na eksena. But in this picture, I included her sa aking top 10. Yes. Thank you so much. Mga buwex! Ikaw na, Bex. Ikaw na, Bex. Okay. Number 9. Number 9 mga buwex, sino ang number 9 mo? Si Miss Universe is Pampanga. Oo, Cyril Payumo. Kasi I think she's gorgeous. Mm-mm. She's really gorgeous for me. I like the photo. Yes, thank you. Thank you, Sir Lemon. I like the photo, but I didn't like much the swimsuit. And I think the color, yung color ng swimsuit niya, hindi ko gusto. Although I like it, yung ganyang ano. Or let's say shade ng kanyang swimsuit. No? Hindi ko masyadong bet. Yung posing niya, medyo ayun, pang calendar girl nga. But I think she can do better than that. Mm-hmm. She doesn't have the perfect bad body, alam natin yon. But I still find her sexy. Mm-mm. And I love the hair. Yung hair niya dyan, gustong-gusto ko. Napansin ko rin, wala siyang puwet. So, wala siyang puwet dyan.
Feeling ko kailangan yung si Alexi Brooks. Charin. Trainer? As a trainer? Oo. Diba? Parang ayun, hinawakan niya na lang. Medyo off yung braso niya. I don't know. May something doon sa braso niya. Kasi sinuzoom ko sila eh. Parang ang dating, medyo, I don't know kung minekus-mekus ba yung braso niya. Kasi parang hindi naman ganun kapayat yung braso niya na nakita ko. At yung body niya, parang hindi naman ganun kapayat. So, parang nagmukha tuloy malaki yung ulo niya. Di ba parang ang laki ng ulo niya si body niya? Eh, diba, proportions? Pag, ano, pag malaki ang ulo, masakit. So, dapat talaga tama lang. Hindi ganun kalaki ang ulo. Ayun lang. Okay. Kasi pag malaki ang ulo, masakit talaga. Hindi ko kaya. Ikaw na Sir Tony. Rico, hindi ko kaya. Number 9 is Albay. Yeah, Albay. There you go. Ganda-ganda niya for this picture. Baka maban po talaga ako dito. Sir, yes. Na. Yeah, Albay. I like it. I like the swimsuit. I like the pose. And she's a surprise to me. Although maganda naman si Albay. Maybe top 20 usually. But this time, pumasok siya ng kaunti sa akin at number 9. That was a perfect shot for her. Wala akong complaint. I'm very happy with that. Ganda-ganda. Very nice. That's my number 9. Ako naman, eto. Oh, wala to sa listahan ninyo. Si Southern California. Ah, yeah. I like her post. Parang confident siya dito. Kaya lang overfiltered yung ano yung face. Pero gusto ko yung post niya at saka yung mukha, yung ano niyang swimsuit niya, oh. Ang sexy sexy ng lola ninyo. Hindi ko lang masyadong ano lang talaga. Ang daming filter na nangyayari. Parang gusto ko yung nag-filter nito ay parang gusto kong mag-post din at magpa-filtered sa kanya. Yes. Ayun na. Pero pasok siya sa banga sa akin kasi mas better siya kaysa kay Northern California. Ay, oo. Eto, singit ko lang ha. Parang ano naman, parang minekos-mekos naman si Northern California. Yung kanyang eyeshadow, Diyos ko, parang pang anong tawag dito? Piyestang patay. Diba? Nakakaawa naman. Tignan mo yung eyeshadow niya. Parang pang Halloween. Yeah, medyo next, ikaw na, Doc. Yeah, medyo underwhelming nga yung itsura ni Northern California. She's actually not even part of my top 15 list, no? Si Southern California, nasa top 15 list ko. Later tonight or early tomorrow, I'll be releasing my top 15 list. Pasok si Southern California dyan sa listahan ko. Ang number 9 ko si Stacy Gabriel, si Rizal. Oh. So hindi ko na pag-uusapan pa masyado. But I like what we saw. I like that she gave a glimpse of her abs. The one that she's working hard for in the competition. And yun nga, sabi ko, no, she had a great angle. She looks really, really tall in the photo. So, ano, I like what I saw kay Stacy sa part na yan. Laban pa rin. Laban pa rin si Stacy. Lumalaban. Yeah. She's still in the, ano, in the run. In the run. For the crown pa din talaga. Oo. Pwede. Ayan. Number 8 na ni Ate Bang. Bongga. Number 8, Ate Bang. Oh, let's go. Number 8. Number 8 is Cebu Christiphany Johnson. Ayan, pasok siya sa aking top 10. Though, medyo malamig yung kanyang skin color dito sa picture na to. I don't know. Maybe sa lightings kasi she looks a little bit grayish yung kanyang skin to. Hindi ko alam kung sa computer ko lang to or sa ano, but she looks beautiful. It is gray. Yeah, di ba? Hindi masyadong makita yung skin color niya. Hindi ko alam kung hindi nag-glow or whatever kung sa lightings ito. But she looks pretty, I think. So, she's part of my top 10. Yun lang. Yes. Yes, okay, Bex. Okay, Bex. Yeah. Wait lang. I-cut ko lang si Mama Bex. Ako, I would have to really... I like Chris, Tiffany Hanson, and even si Pampanga. I just think they're overly... The photo was just overly edited and processed talaga. Kaya hindi ko talaga na mapasok-pasok si Christiphany sa listahan ko sa competition. I mean, we know that she's still working hard sa kanyang body right now, no? Medyo nasa heavier side pa si Christiphany. So, ayun, hindi ko siya mapasok. But I like the photo actually. Oo. Sige. Mama Bex, ikaw naman. 8. Sa akin si Australia.
Kasi, for me, she's still in the running for me here. Ay, Miss Universe talaga. She's still in the running for me. Yes. Nagandahan ako sa kanya sa picture na ito. Mm-hmm. Kasi nung yes. nakita ko sa mga videos. Pakulay ng background mo. Oo. I was about to say. Bex, yung background mo at saka swimsuit niya, kakulay. Ayoko nga, no. Mama Bex, at suotin mo na. O, diba? So, alam mo na. Next time, alam mo na. Ang background mo, gawin mo. Ikaw na, sir. Ikaw na, sir, Tony. So, yes, para sa akin, yes, she's still in the running for me. Ang nagandahan ako sa kanya kasi nakikita ko siya sa mga videos, hindi naman siya ganun kaganda. Pero sa headshot din, hindi siya pumalo sa akin. Pero dito, nagagandahan talaga ako sa kanya. Gusto ko yung hair niya, although may mga iba sinasabi, I don't like the messy hair, ganyan-ganyan. But that's her. Ayun yung pagka-authenticity niya, no? Pagka-authentic niya. So, for the first time, nagandahan ako sa kanya, I like the swimsuit. It's very Aussie. It's very Australian. I like her body. She's sexy. I like her pose. Though medyo modelo ang datingan niya dito kasi nga 'di ba ang haba niya. Tapos wala naman siya masyadong jogging. Eh ganun yung mga model-model, 'di ba? So ang masasabi ko lang dito, don't sleep with Australia. I don't believe with the words dark horses na sinasabi nila kapag maaga pa lang ang competition. But anong tawag dito, nakikita ko kasi para sa akin na mas nakikita ko yung mga dark horses pagdating na ng coronation night. Doon ko nakikita yung mga dark horses. But I believe Australia, she's the one to beat, definitely. All right, ang ganda ng observation mo diyan. Mamaya I'll also discuss about Australia. She's actually part of my list also. Sir Tony, who's your number 8 spot? Quezon City! Quezon City. Yeah. I love the pose. I think she's a model. At I'm so happy she improved her makeup this time. Mas fresh, hindi na katulad ng dark katulad doon. I love the way she posed. Mukha siyang walang balahibo. Oh yeah. I told you. Ewan ko kung sino namimili ng mga pictures. But anyway, going back to her, she definitely have improved a lot. And I'm waiting for more improvements in the long run. So probably, aakit pa siya higher. I know she's good speaking and everything. Ito na lang ang nagiging problema, yung kanyang makeup. It has improved. And the hair, I love the hair. And of course, the pose. Ang ganda. Ang ganda-ganda niya. Para siyang young Diana Ross. I can feel that. That's true. Iniisip ko yan. Oo nga, ang ganda nun, Diana Ross. Tama yes. ka dyan. Oo. Ayan, maraming salamat muna sa ating 440,000 viewers. Ah, ang ganda! Ang pakakalok. Oo. Ako guys, next. Please do like this video dahil minsan lang po ito once in a blue moon. Bargadulan. Yes. Ngayon lang po ito nangyayari, no? Kaya please do like this video. Spread the word, spread this video to all of your friends. Ayan, in love with Magic. Oo, pakilala naman yung video namin dito kay Doc said. Kung ayaw nyo masampal isa, like nyo na yan. Ako muna, number 8 ko, hindi pa ako nagsasabi ng 8 ko. Sige. Ako pa. Gaisel, wala pa ka ba? Okay, go Gaisel. Gaisel, nagmamadali mo na mag-grinder. Hindi, number 8 siya eh. Kasi hindi naman ako ma- Ay! Hindi naman ako mag-explain. Who's that? Si Gaisel. You know, who's the girl? Albay. Hindi ko na mag-explain and explain na Sir Tony kanina. Yeah. So, she's beautiful. Ang ganda niya. Ganda-ganda niya for that. Ganda talaga sa Albay. Yeah. Reserved niya ang number 1 spot. Yung siya ang unang bungad. No. Reserved niya yung unang bungad. Bongga siya. Tapos na. Ang ano nga dyan is what a way to start the competition, di ba? With Albay. Oo. Very good. True. Ever. At saka yung napag-usapin namin ni Sir Gaisel sa shoot namin is parang yung first three girls, si Australia, si Angeles, at saka si Albay,
ano, puno na agad yung top 15 list natin kasi Quality Girls yung unang tatlo actually. Yeah. Oo. Yes. Actually, Albay is on my top 15 list also. Pag nirelease ko yung video, mapapanood nyo yan. Ayan, ang number 8 ko, si... Ako si Bulacan. Si Chelsea Manalo, she's on my 8 list. She's been doing so well sa photo photos na mga sinisend nila, no? The headshot was really giving. I love the swimsuit that she chose. Kagaya ni Stacy, meron din siyang paandar ng paghugot ng panty. Panty line niya dyan, yung strap na yan, no? Oo. Talagang kailangan talaga ipakita yan ni Mama Bex kung paano ba maging ganyan ka-sexy ang dating at hindi bastusin. Pero ayun, she's on my 8 list. Very playful ano, shot that she has there. I like it. Sige. Ako naman, number 7 mo, Mama Gaisel. Nakamute ka. Walang sound si Gaisel. Yes, number 7 ko is Bako or ano ba yan? Nakamute pat pala. I love her. Nilagay ko lang siya sa number 7. Alam mo kung bakit? Ang lagi ko nakikita yung swimsuit na yan. But I love the beauty of VVV. I love the pose. I love everything about her. Ayoko lang ng swimsuit kasi lagi kong nakikita yan. Kung gamit. Ayun. Okay. Ang dami gamit. Kasi parang isang daan na silang beauty queen na gumamit ng swimsuit. Hayop ka, Gaisel. Hayop ka! Hayop ka! Kasi gano'n, parang isang daan na silang gumamit ng swimsuit na yan. That's why nilagay ko lang siya sa aking number 7. Wala bang iba? Ayun lang. Pero beauty, makeup, pose, everything about her is beautiful. Except sa swimsuit na gamit. That's all. Thank you. I have to agree. Oo, medyo gamit at we've seen that swimsuit all the time, no? Ayan, sige, number 7 mo, Ate Bang. Yes, number 7 ko is yung number 8 ni Doc said, si Bulacan, Chelsea Manalo. Ayan. So dagdagan ko na lang yung sinabi ni Doc said para hindi na masyadong bonggang-bonggang kahaba, baka next year tayo matapos. So ang gusto ko lang sa kanya is yung skin, hindi mukhang dry, di ba? Napaka-chocolatey, very unique, lumalabas yung kanyang uniqueness dito sa picture na ito. And yung contrast ng swimsuit, yung white and yung brown, napakaganda ng contrast niya sa picture na ito. At saka napaka-professional. I think she's a model, kaya naman it says a lot dito sa picture na ito. So pasok siya sa banga para sa akin. Thank you! Wex! How about you, Mama Bex? Who's your 7th spot? Ay, sorry, binabasa ko kasi yung mga comments. Ang 7th spot ko, si Miss Universe Philippines, Christiphany Hanson. Oh, okay. Oo. Para sa akin, ang fresh niya. Ang fresh niya, parang ako, kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Charing, feeling error na. Ang fresh ni Christiphany Hanson dito, I like her swimsuit, the color, I love it. I'm super love it. In fairness, pumayat siya, sana oil, pumayat talaga siya. Ang ganda ng pose niya, yes. Mm-mm. Hindi babasusin yung pose niya. She's the silent, or let's say the silent and very classy ang datingan ng lola niyo. She's so stunning, very stunning. Idagdag ko na rin yung salita natin na sinasabing she's so photogenic para sa akin. She's glowing, ang ganda nito. Mm-mm. Ang ganda niya, hindi siya ganun ka-sexy. But para sa akin, sexy yung dating niya talaga. Sino ba si ikaw ba, Ate Bang, yung nagsabi dun sa color nung picture? Yes, kasi I understand that kasi iba-iba yung opinion namin, iba-iba rin yung taste namin, no? So, I hope you guys understand that. Pero sa akin, ayun nga, totoo yung sinabi ni Ate Bang na medyo hindi lumutang yung totoong kulay niya. But yes, grayish. Yeah. Just the lighting. Just the lighting problem. Sa part na yon. But I don't know, there's something in her in this photo na I really love it. Pero yun nga, you can really tell na medyo may mekos-mekos doon sa picture. May filter, ganyan. Mm-mm. But for me, yes. Mm-mm.
Yeah. Mama Bex, inangat mo, tas binaba mo. Ano ba? Itinaas mo, tas binaba mo. Bala ka dyan. para ano yung comment na balance, ano, balance. Labas balance. Oo, kasi hindi naman sila pwedeng maging perfect eh. Ako lang yung perfect. Charing ako. Aray, ito nakakaloka. Yeah, Sir Tony. May mekos nga talaga sa kanyang ano no, sa kanyang photo and how it was processed. Agree. Also with Pampanga, I think it was also processed. Kaya I didn't put them in my list. Sir Tony, who's your seventh spot? Bulacan. The same thing. I won't say anything more. Ang gusto ko lang sa kanya, it's very wholesome. Hindi seductive yung picture. So that's really a good picture for a beauty queen. Kasi minsan delikado, nagiging seductive na eh. Yun ang, there's a slight difference, you know. So always be careful when you're a contestant na hindi ka mapunta doon sa calendar, White Castle calendar pictorial. Or Tandwai, sabi ka ni Mama Bex. So na-achieve niya yon. She looks like a beauty queen in a swimsuit. And I love that skin color. Ha? Ganda. Lumalaban ang mga black girls natin ngayon. Ha? Malakas ang black girls. Agree. Oo. I agree. Ganda. Super. Very good. Ganda ng skin color. Parang chocolate moist. No? Very correct. Hershey. Very Hershey. Ang ganda. Oo. Tapos ang playful ng pagkakagano ng hair. Grabe. Oo. Kuha ni girl. Ayan, sige. On your sixth spot, tama ba? Six. Ako pala, seven ko muna pala. Hindi pa ako nagsasalita. Nakalimutan ko ang sarili ko. Ako, ang aking seventh spot na launch na kanina, ang background ni Mama Buex. Si Australia. Ay! Ang aking Oo. Gusto ko pong gawin to ni Mama Bex sa birthday ko. Please, pakisend sa akin ang photo. Ay! Bayan? Ay! Ayokong gawin yan. Kasi yan, parang bali wala pa yan sa akin eh. Gusto ko yung nakuhugad na ako. Anyway. Doxen! Huwag naman, Doxen! Please, no, Doxen! Doxen! Tagal! Baka po ma-block na tong ano na to, video natin na to. Anyways, si Australia, she's starting to grow in me. I think I'm starting to like her so much in this competition. And very playful. If I were to wear a swimsuit, I would choose the swimsuit that Australia chose. Bejeweled Candy Crush, yung like ko sinasabi nung nakita ko. And ang fashionably... fashion forward masyado nung pagkakaayos ng hair niya, no? Parang nasa catalog ng Vogue yung itsura, ang ganda. I like it. She's one of my favorites in the competition, especially dun sa mga girls natin from the Filipino community. I think she's banging the competition. Ayan. Okay. Sige, number six. Mama Gaisel, number six mo. Okay, number 6 ko. Alam mo, nasa top 5 dapat 'to eh, pero number 6 ko lang siya. Si Zambales. Hindi ko bet yung pinost ng Miss Universe Philippines. Alam mo kung bakit? Kung nakatagilid kasi siya, parang hindi sa sexy, parang ang laswa tingnan. Hmm. But I love the body. Yung mukha lang niya, hindi ko masyadong bet yung But may nakita kong picture niya na nakaharap siya, hindi siya nakatagilid. Ang ganda-ganda, ang sexy-sexy. Sana yun na lang. Sino ba talaga yung namili? Nang gigigil ako. Charot lang. Pero eto, number 6. Sabi kasi, galit na galit ako. Oo, kasi nga, ang ganda ng mga tinapon. Ang ganda talaga ng mga tinapong picture kesa dito. Kaya, number 6 lang. I'm so sorry, Zambales. How about you, Ate Bang? Who's on your 6th spot? You almost made it to the top 5, pero not quite. Sino? Number 6 ko, napag-usapan na natin kanina si Miss Kainta Stacy. So, dadagdagan ko na lang ng bongga yung mga comments ninyo. Yes, siguro ang dadagdag ko na lang is that siya yung picture na nagpakita ng mga, ano bang tawag dito? Anatomical beauty. Si Doc, ano bang tawag yung mga clavicle and binat na binat. She looks elongated. I love the muscles and skin. So, yun yung kanyang ikinangat dito. Sabi mo nga, maiksi lang siya, but in this picture, she looks elongated and really pretty. So,
yun nga, yung swimsuit na medyo, ano, hindi ko naiintindihan. Siguro nakadagdag na rin sa illusion kung bakit siya tumangkad or na-elongate. So, pasok siya sa akin for top 6. Yes. I love the word elongated. Elongated. Pangmayaman. Okay, natatakot na po ako talaga para sa aking, ano, sa aking channel. Bakit? Ano yun? Next. Sino na? At Mama Bex. Mama Bex. Spot? Sa akin si ano, hindi kaya magka-stiff neck na ako nito. Katriona, Katriona. Ilipat. Akala ko ba kasi si Katriona. Hindi kagaganon ko kasi. So para sa akin, ang aking top 6 si ano, si Christy McGarry, Miss Universe. Christy McGarry. Beautiful. Effortless siya, palaba, nakikita ko naman yun. Actually, I really like her swimsuit dito and the color. Oh, yes, yes, yes. Pero yung kanyang facial expression, medyo naboringan ako dyan sa kanyang facial expression. Although hindi naman yung ganun ka-importante, but you know, one thing napansin ko, I don't like the skin color of Christy McGarry dito. Kasi ako yung more on authenticity. Ako talaga doon. Nakita ko sa ang nakikita ko dito, kumbaga ang pagkakilala ko kay Christy McGarry, sa ipinakita niya ngayon, tanned skin siya. Pero dito hindi siya tanned. So parang ayun, parang hindi ko nakita yung original na nakita ko sa kanya nung kanyang sashing ceremony or you know, yung mga nakaraanan pa. So ayun, I didn't like her, nabanggit ko na nga yung kanyang facial expression, medyo boring, parang tinaas niya lang kilay niya, and then ngumiti, parang nilabas yung ngipin, parang ganon. She can do better than that. Alam natin si Christy McGarry is matagal na sa mundo ng pageantry, ayan lang ba yung gusto niyang gawin. So nakulangan ako doon. Though, ito lang talaga ang pinakaano dyan, legit dyan, no? Though she looks so expensive, alta. I agree. Hindi siya ganun ka-sexy-sexy. Yung balakang niya, hindi naman ganun kapasabog dito. Pero I think she is sexy. Alright. Thank you very much, Mama Bex, sa iyong number 6 spot. Ayan. Tinatanong ni Chell TV, Mama Bex, hindi ba nangangalay ang leeg mo? Ayan. Hindi naman. I think mas nangangalay yung leeg ko pag may subo ako. Ay, ayun na nga po. May subo pong tinapay. No? Pag may subong tinapay. May subong tinapay. Turon, turon. Turon with langka. Yeah. With langka. Ayan. Sige. Number 6 mo, Sir Tony Lemon. Pampanga. Okay. I choose Pampanga kasi... she's very reliable. She's really a beauty queen material. She looks like a beauty queen. So, but she's at the edge. She's missing just one X factor, which I do not know what. Tapos, and a lot of times, para masyadong ayos ata or filtered ang kanyang mga pictures. She's different in motion. But for this, it's, you know, it's what you expect of a beauty queen with a pose, with a selection, with a color. It's okay. She's number 6. But she can be up there, maybe if she changed her position or something. Yun. That's my choice. Pampanga. Doxen, ikaw na. Pampanga on the 6th spot. Ako ang number 6 ko. Nabanggit ko to sa vlog namin ni Gaisel, the recorded one. I like how her team has been styling her lately. Nawawala yung pagiging Miss Grand ng dating. Number 6 is Zambales. Anita. Parehas tayo. Oo, Anita Rose Gomez is on my 6th spot, no? Almost there, but not quite. May pagka Miss Tanduay-ish for me, yung choice of swimsuit. But I think she really needs to see or to flaunt her body to the public kasi grabe naman talaga ang waistline ni Anita, di ba? Kaya alam naman natin that she's gonna slay the swimsuit round competition. I like what I see. Nagiging classy yung dating ni Anita. Ang ganda ng kanyang ano, mga styling lately. So, ayan. She's in my 6th spot. Si Anita Rose Gomez. Oo. Ayan. Sige. Papasok na ba tayo sa ating top 5? Poporsyon na tayo.
Bago pumasok sa top 5, maraming salamat po sa ating 440,000 viewers. Ayan, maraming salamat. May ipapakita muna ako. My editor sent this to me just now. May nag-edit kasi ng mga photos ko at videos. Buti ka pa. Can you guys see this? Sana all. Tingnan nyo. Nakikita nyo ba yung mga itsura ninyo? Oh my God! Oh my God! Sino ako dyan? Pwede bang ako si Alexi Brooks? Thank you sa nag-edit. Thank you. Sino? I-reveal mo. Ay, post na yan sa community. Hindi ko masyado makita, Doc. So, masyado maliit. Sabi, ang Taray. Thank you. Pa-frame sino natin dyan si Tara? Yan. Ako si, ano, si Ate Bang. Nakikita ko siya yung nakaputi dun sa ano. O, si Ate Bang, si Vic... Si, wait lang, nalilito ako actually. Si Ate Bang, si VVV. Why? Wow. Sleepy. Sleeping Beauty. Si Sir Tony, si Tara Valencia. Ah! Ate Valencia! sorry, si Ate Bang, si Christy McGarry, si Vivi, ay, si Ate Bex. Ay, okay. The Sleeping Beauty. Tama. Si Geisa, si Alexi Brooks. Chandelier, of course. My gosh, my favorite. Ayan. Maraming salamat sa si Ron Cal, my editor. At ikaw talaga si Atisa, ano to? Ha? Malaking dayahan to, ha? Malaking Inayos. Inayos. Kuling sa editor, si bakit si Atisa sa si Doxed? Okay na okay, Tara. Happy na ako. Happy na, oo. Happy ako kay Tara. Ron Cal, for being so nice to me for editing my videos. Ayan, ang mga thumbnails. Buti pa siya may editor. Ayan nga. Ay, naku, mag-grinder na nga rin ako para makakita ko ng editor. Sa grinder? Meron ba? Meron niya? Magkano bayad? Mag-top 5 na tayo, nakakalok tayo. Hoy, magtatanghali na. Let's go. Top 5. Go. Magsasaing pa ako. Magsasaing pa ako. Live tayo, guys. Hindi po tayo sa pag-ipak. Oo, ang 460,000 viewers, please like this video naman. Minsan lang kami magsama-sama. Ayan. Wala bang mag-donate ng US dollars? Ay, wala pa siyang ano. Hindi pa niya na-open yung kanyang super chat. Ay! Kaya pala. Sayang. I'm waiting for the pin. I'm waiting for the email of the pin. Ayun. Oo. Sige. Alright, sa top 5 na tayo, guys. Sino ang mga umariba sa inyong top 5? Let's begin with Sir Geisel Ortega. Oh, diba? Nakakaloka. Alam mo niya na... Matinding explanation to. My number 5 is Alexi Brooks. Alam mo kung bakit? Kahawig niya kasi yung swimsuit ni Michelle. Ni Michelle, di magkaiba lang ng kulay ng bere-bere light. At saka, Miss Universe Philippines, parang awa niya na ninyo. Alam kong trademark ito ni, ano, alam kong trademark ito ni Alexi Brooks, yung sakit ulo pose. Pero meron namang mas better na pose doon. Bakit ito? But, hindi ko pwedeng iliguwak si Alexis sa top 5 kasi deserve niya ang top 5 sa swimsuit photos na ito. That's this why Alexis better Alexi picture. Group. Better yeah. picture. This one. Yeah. Yan. Bongga yeah. yan. Nako, yung sinasabi ko. Liguwak sana si Bex. Number 1 yan sana kung yan yung picture. Eh, ito na naman. Ano, pinalitan lang yung ulo, sabi nga ni Doc said. Parang ganun din sa ano niya, sa ano ba tawag doon? Headshot. Sa headshot niya, kasi same makeup, same pose, yeah. katawan lang yung palit, but the I love her so much. The color, I love her color, everything about styling, perfect. Sana iniba na lang doon sa cut ng swimsuit ni Michelle, at saka sana wag na yung sakit ulo muna. Iba-iba naman, meron namang ibang pose, di ba? So ayun, Miss Universe Philippines, nakapamewang yung lola nyo, si Michelle pala yan. Ayan, bongga, ayan, number 5, Alexi Brooks. Di ba? Kaya galit na galit ako. Galit na galit ako. Sino ba na may mili niyan? Iharap niyo sa akin. Bang. Medyo tinatamaan naman ako dyan kasi kanina, ano ko yan, vlog ko yan. Ah, talaga? Vlog ko yan. Hindi kasi yung photo number na yan five. Na pinose. Para kasi inaano yung binabash si Alexi Brooks tungkol dyan sa ano. Kasi yun nga, parehos halos ng cut
Pero yung tinignan ko naman yung swimsuit, parang hindi naman lahat parehos, parang ganon. So ayun, okay. Medyo pinagtanggol ko lang sa Alexi Brooks doon. Ate ba? Oh, number five! Okay, pasok ko tayo sa number five. Nakikinig ako sa chikahan. Okay, number five for me is VVV. So kanina parang na-chika na si VVV. Sabi ni Gaisel, sawang-sawa na siya sa ganito dahil paulit-ulit ang kanyang swimsuit. Totoo, parang nakita na natin to ng ilang beses. Ayun, parang nakita ko lang yung kanyang background, parang sa graduation photo. Parang madalas na ginagamit yung wallpaper niya sa mga pictures sa graduation photo. Sorry ah, pero ayan. Baka kasi kag-graduate niya lang. Hindi na. But anyways, hindi naman natin i-grade yung ano, yung kanyang background, yung kanyang ano wallpaper. So sa kanyang face, ayan, medyo nag ano improve ng bonggang-bongga. Gusto ko yung kanyang pagka-relax na face, yung kanyang hair, everything. Medyo masyado lang sinakop ng kanyang hips yung picture nito kasi meron pang design na outline na parang wavy na gold dito sa Miss Universe Philippines. So, hindi ko makita yung kanyang legs. I hope yung kanyang thigh. Thigh ba yung tawag doon? Or legs? Yeah. Yeah, di ba? So, sana medyo nag-move backward para hindi masyadong, ano, ganap, almost one-third yung pictures nakita natin yung kanyang hips and everything. But still, she's part of my top five. She's pretty and gorgeous. Thank you. Thank you very much, Ate Bang. VVV ang kanyang nasa fifth spot. Mama Beck, sino ang iyong number five? Ako, medyo kinakabahan ako dito. Ate, sabay yan. Alam na yan ni Sino? Doc. Alam nyo na yan, mga bakla kayo. Si Ate, sabay. Okay, number five ko. Five is, fifth spot, yes. Ate, sa Manalo. Ah, okay. Kasi, mahilig kasi ako mag-zoom-zoom. Ayun, Miss Universe Philippines, Quezon City, Quezon Province, Ate, sa Manalo. Grabe siya dito. Grabe. Nung nakita ko yung picture na to, sabi ko, oh my God, grabe ka na. I can see she is ready. Iba yung atake niya. Sasabihin ko muna yung mga magaganda. Iba yung atake niya. I like the swimsuit winner para sa akin. Nagustuhan ko talaga yung swimsuit. I like the makeup as well. Ang sexy ng photo niya. Oo, nandun na ako. But if I'm gonna be one of the judges of the competition dito sa photo na to, she's not gonna be my winner. Why? Kasi hindi ko nakita yung full body niya. Nakatagilid siya. So kung i-judge mo, oo, sana yan yung binigay nila. Nakita ko yan, ang ganda-ganda niya diyan. So kitang-kita yung katawan niya. So kung ako yung isa sa mga judges, hindi ko titignan ko talaga yung body. So kung ito na lang, kung isa ako sa mga judges at hindi ko kilala si Atisa Manalo, paano ko siya i-judge na nakatagilid siya? So, paano ko makikita yung full body niya doon sa picture? So, nakatagilid siya doon. Hindi ko gusto yung tanned skin niya. Obviously, it's definitely fake. At hindi tanned yung skin ni Atisa Manalo na kilala ko. So, ayun. I'm more into authenticity. I'm more into authentic side than the plated. Obviously, high-filtered ang photo niya kasi pag zinom niyo yung photo, makikita niyo, hindi niyo makikita yung kamot-kamot. And then, napansin ko din doon yung kanyang yan. Kasi meron siyang video nung kanyang sashing ceremony. I'm not sure, basta hindi yata sashing ceremony yon. Nakita ko recently lang, I think that was last week, nakita ko yung video, na puso na yung lola niyo. So, may puson siya. So, pero hindi naman ganun kalaki. So, dito sa picture na to, masyadong flat yung kanyang tiyan. So, obviously, may mekos-mekos doon. So, kung isa nga ako sa mga judges, hindi ko kilala itong si Atisa Manalo. Hindi ko siya mabibigyan ng hustisya kasi hindi ko alam kung maganda pa yung body niya o hindi. Yun, bakit siya nakatagilid. So, yun. Kaya ako siya nalagay sa akin fifth spot. Kung nilagay lang siguro yung ano yung picture yung pinakita mo kanina Sir Lemon, yun maganda yes. Talaga no. Pero kung mapapansin niyo sa mga picture na inirelease nila, 'di ba meron pa siyang isang picture na nakatayo siya, nagkaroon ng mga ano yun memes, 'di ba? Yung nakatayo siya tapos nakayukob siyang ganoon. So parang doon ko nakita talaga kasi
parang doon ko na-realize, ay, kaya siya pinayukong ganun kasi nga meron siyang puson. So ngayon, kung naka-straight lang siya, makikita yung puson niya, hindi mahirap i-edit yon. Then yung nakaupo naman siya, yon lalabas talaga yung kurba ng katawan niya, hindi makikita yung puson kasi lubog yung chan. Ayun. Grabe ang observation ni Mama Bex. Napaka-intense for Atisa Manalo. But at least she made it into your top 5 list. Mm-hmm. How about you, Sir Tony? Dambales! Dambales! But based on the tapon picture. Ang ganda niya rito. Ang daya. Ang ganda niya rito pero hindi ito ang kinuha. Kaya galit na galit ako kasi ng mga pumipili na yan. Okay? The first one, I already liked it. Pero nung nakita ko ito, ay, ang ganda. Too bad. Baka daw kasi pantalipan niya. Oo nga. Nag-base ako sa tapon picture, sorry. Pero nung nakita ko, ay, ganda. That's for me. I think already been said and done many things about her. Of course, the waistline. Napansin ko lang for this swimsuit edition, hindi niya flinot yung waistline. I don't know why, but this is her chance. This is her chance, pero I do not know why. Pero it's okay. Tataka lang ako. Yeah. Ito na yung chance na, ito yung selling point niya eh. So I was expecting it. Pero wala akong nakitang halos hindi na humarap siya. Yeah. But it's okay. But this one, na tapon picture na nakaloon, I love it. Yeah. Who's next? Number... Ah, you, Dr. Zed. Number 5 po. Hindi ko pa nakikita yan, well, Sir Lemon. Ah, okay. Pero mukhang maganda nga siya. Madaming magandang shot si Anita Rose Gomez. Yeah. Okay. Actually, most of the candidates, ang daming ang mga magagandang shots na hindi naman yung... Kaya galit na galit ako. Galit. Iharap niya sino yung mga puipili niyan. Iharap niya sa akin. Akalok. Okay. Doc said go. Ang aking it's number 5. Yes. Ang number 5 ko is si Alexi Brooks ang aking 5th spot no from Iloilo. I just think that it's a wrong move to wear a bikini like this resembling the bikini that Michelle D recently just wore in the Miss Universe competition. I mean, sana naisip ng team ni Alexi na parang very reminiscent sa sinuot ni MMD, and by far MMD really performed well during that swimsuit competition. Kaya parang hirap tapatan para kay Alexi to do that. Although I like how playful they can be, she wore a indigo kind of gown during the press presentation, tas ngayon parang magenta na shiny na swimsuit, no? So they're really trying and exploring all sorts of color for Alexi. I didn't like the pose. Like what I've said kay Sir Gaisel, parang pinutol lang yung ulo niya at sinubmit yung isa sa headshot. Tapos in-uncrop at nilabas itong swimsuit na to, no? Kasi it's almost the same. It's almost the same, no? Parang ang dami naman pwedeng ibang posing. But still, the face is very stunning. Black Barbie. I'm excited for her to flaunt her abs in the swimsuit competition. Alam naman natin yan, do. So alam kong may ibubuga pa, but I put her in my top 5 list. Nonetheless, she did really well. Ayan, sige, let's proceed na to our top 4. Ang pang-fourth nyo, sino? Mama Gaisel, who's your fourth spot? Atisa. Hindi ko na dadagdagan, sinabi na lahat ni Bex, inubos niya lahat yung mga punchline. lahat ang puson, kalmot, lahat. Kasi totoo yung sinabi niya. Kaya number 4 lang siya sa akin. Kasi sinabi niya na lahat, sige ikaw na, panalo. Go. Okay. Ate Bang. Ate Bang. Okay, number 4 na tayo. Number 4 ko is Tara Valencia from Baguio. Ayan, I think na-chika kanina earlier. So, top 4 pa rin siya sa akin because she looks really youthful here. I love the proportion. Ang haba ng leeg niya dito sa picture na ito. Sobrang haba ng leeg niya, tapos napakaliit ng mukha niya. Ang sarap patungan ng corona dito sa picture na ito. Though, hindi ko masyadong gusto yung color ng kanyang swimsuit. Pero as a whole, I think she's part of my top 4. Colorful to stuff for. Parang magkas-rhyming. Anyways, thank you. Thank you, Ate Bang. No? So, si Tara Valencia on your fourth spot.
Mama Bex, sinong top 4 mo? Hello, yung top 4 ko si ano rin, alam mo na yan, Dose, parehas kami ni Ate Bang. So parehas kami si Tara Valencia, o G4. Si Tara Valencia, yes, Miss Universe Philippines, Baguio, Tara Valencia. Sabi ko nung una, sabi ko, oh my God, why this portrait? Bakit ito yung inilabas nila, di ba? Kasi nakita ko na yung mga ibang picture eh. So bakit ito yung inilabas nila? Pero para sa akin, okay siya. Mm-mm. Kasi mas nakita, parang nakita ko yung itsura niya dito na mas maganda kaysa sa headshot niya. So, but anyway, she's beautiful here. At ang mas pinaka-importante dito, kaya ako siya nilagay sa aking fourth spot. Kasi gusto ko talaga yung authenticity. Itong picture na ito, kung izo-zoom nyo yung kanyang puwet. So, hindi edited ng bonggang-bongga yung photo. Hindi talaga masyadong process yung photo. Parang ang walang masyadong process eh. So, kita ang mga kamot. Totoong-totoo yung picture. Expensive yung look niya. I like it. It could have been a front pose angle. For sure, mas kakabog pa. Mm-mm. Pero ayun nga, medyo fierce yung dating niya dito. Barbiehan ang dating. Not the best angle, not the best or good angle for me. Pero hindi talaga filtered yung, hindi ganun ka-filtered yung ano, yung photo. That's why I really liked it. Mas appealing siya in motion, ang masasabi ko, no? Ito lang, ang bongga niya, no? O, ang nagustuhan ko pa dito, kasi kung titignan niyo yung body ni, ano, ni Tara Valencia, borta-borta yung dating niya kasi. So ngayon, kahit na nakatagilid siya, hindi na ako na-bothered doon. Kasi parang feeling ko, pinakita nila kung ano siya talaga. It doesn't matter kung medyo malaki yung tiyan niya or whatever. Parang pinakita niya talaga na she's proud with her body. Parang ganun. Sa swimsuit naman, yes, para sa akin, okay naman yung swimsuit. But I didn't like the color. Mukha siyang tae. So yun nga yung sabi ko nung ano, nung sa akin live. Ayun lang. Sabi ko nga sa live ko kagabi, yung swimsuit okay naman. Kaya lang pag nagtatae ka, parang ganun yung kulay niya. So, ayun, sabi nga niya. Mm. Unfiltered. Sir Tony, it's your turn okay, to shine. At number four is Ilo. But the only problem is tapusin na natin yung mga Tylenol, ano ha? Yung mga Tylenol pose na masakit ang ulo, yung mga aspirin look. Pero I hope kung ito ang nilagay nila, baka umangat pa siya for me from number 4 to number 1 or 2. Kasi baka talaga, number 1, yeah. Kasi kung ito yung nilaban nila or it was released, sa mga taong galit na galit ako kung sinong puwipili. Ang, my God, she'll be number 1. She'll be number 1. Kaya lang, because of the Tylenol pose, aspirin pose, na pinakita nila, she only reached up to number 4 for me. Okay, number 4 niya, si Alexi Brooks from Iloilo. Ayan. Ako ang number 4 ko would have to be Atisa Manalo. Nasabi na ni Ate Mama Bex ang lahat ng dapat sabihin kay Atisa. Ang other comment ko na lang is I've mentioned this in with Gaisel. I think that Atisa is losing a lot of weight. And we don't want to see a girl lose a lot of weight. And she doesn't look healthy to me. Honestly, medyo nasa payat side na tong si Atisa for me, no? Tapos, yeah, the tan is a little bit too fake already. We know that that's not her natural color. So we want the real color of Atisa to be seen. Kasi si Catriona naging Miss Universe caliber naman without putting so much spray tan, di ba? So we hope that her team can improve on that. Nonetheless, ganda na choice of swimsuit. Tomato rod, red hot color, maganda. Maganda yung kanyang kulay na napili. Okay, nasa top 3 na tayo. Let's proceed sa number 3 ni Mama Gaisel. Number 3 ko, siya ang pinakasimple para sa akin na post. Walang kabastos-bastos. Simple yung... Ah, si Bulacan. Bulacan. Simple yung swimsuit. Sabi ko nga, ang tama lang ng hawak ng garter ng panty, mga ganyan. Tapos yung look niya, oh my God, ang nakakainis to. Para sa akin, si
si Chelsea Manalo ay parang the revelation dito sa edition na ito. Kasi hindi ganda siya akala. Ganda ng color ng skin. Yeah. Hindi ako nabubonggan ng swimsuit, ha? Hindi ako nabubonggan sa swimsuit, but I like the color of swimsuit sa skin niya. Mm. I love her so much na ngayon. That's why number three ko siya. Okay, number three, ang taas sa listahan, di ba, ni Bulacan. Sabi nga ni JD Photography, Bulacan is vibing, Malatyra Banks. Ayan. Yeah. Ate Bang, sino ang top three mo? Ayan, top three natin. It's very controversial, nasabi niyo na rin yung lahat. It's Iloilo City number three, si Alexi Brooks. Ayan. So, nasabi na lahat ng ating mga kasamahan kung anong mga ganap kay Alexi Brooks, but still, she's part of my top three. Siguro hindi naman niya siguro naging kasalanan, no? But what I love about this picture is yung kanyang mata. Very smile, gazing yes. with confidence. Doon yung siguro ikinaangat niya for me. Kaya still, she's still number three para sa akin. Kita mo naman yung kanya nangungusap at talagang parang gusto niyang sabihin na, okay, sige. Masakit yung ulo ko pero inalaban ko to. Diba? So, pasok pa rin siya sa akin for my top three. Ayan. Beautiful. Thank you. Ayan, number three. I just received an email. Pwede na daw ang super speakers ko. Can you guys try? Ayan, sa mga... Ay! Ang taray! Panalo yung lola mo. Paano ko magpapadala ay, nandito ako? Doctor! Parang gusto niya mag-send. Pero ayun nga, hindi sila makapag-send. Yes. Nag-email na ba? Pero dapat mong i-approve muna doon sa AdSense. Oo. I-approve mo pa yun. Sa YouTube Studio, pwede. Ay, wow! Panalo! Mamaya natin pag-usapan. Anyways. Congratulations! Thank you, thank you. Number three mo naman, Mama Bex. Si Miss Universe Philippines Zambales, Anita Rose Gomez. Kasi of course, pinaka-sexy, isa sa pinaka-sexy sa lahat. Lalo na kung nakaharap siya. Pero okay lang sa akin dahil para sa akin wala na siyang dapat pang patunayan pa. So kahit na nakatagilid siya, alam naman natin na maganda talaga yung waistline niya. It's good na yun, hindi niya na piniflex yung kanyang waistline. Grabe, oh. Lemon, oo, diba? Grabe, tinapon. Iharap niyo sa akin yung mga taong namimili, ha? Ay, may namigay sa'yo ng pera. May namigay sa'yo ng pera. Ay! Ayan, meron na. Panalo talaga si Doxen. Nanggigigil din ako sa kanya. Ayan, oh. Parang yung pumili so, dyan sa mga pictures. Pwede na magsalita? Pwede na ba? Yes! Sorry! Patay na ba ako? Parang patay na ako. So ayun, charing lang. So of course, yun nga, nasa na ba ako? It's good na di niya finiflex yung waistline niya. Hindi lang siya makurba, maganda pa. Gustong-gusto ko siya dito, yung aurahan niya dito, kesa sa kanyang official headshot. Ganda, oh! Yes, I really loved it. My God! Napaka-humble ng shot na to. Kasi nga hindi niya na pinakita masyado yung kanyang bewang. So good choice para sa akin. Hindi ko lang bet yung kanyang swimsuit. Masyadong revealing. Although I like the color, like yung sinabi ni Ate Bang kanina, parang medyo anong tawag dito, summery yung dating. Ayun, ganyan. Ayoko lang masyado kasi sinabi ko sa live ko kagabi, parang masyadong putok na putok, ganoin. Parang si sabog na sabog. Parang si Iliana Aduana yung datingan niya. So ayun, sabi ng iba, she should have showcased her iconic waistline. Pero for me, it's okay kasi sabi niya nga, kung naano niyo yung sinabi niya dun sa isang interview, gusto niya makilala, which is I think may connection dito sa post niya dito na binigay nila dito sa Miss Universe Organization. Mas gusto niya tumatak siya sa isip ng mga pageant fans, sa mga tao, yung kung ano pang meron siya, hindi lang doon sa kanyang liit ng bewang, yon. So all in all, I like this photo, walang masyadong mekos-mekos, kasi meron siguro sa face niya ng konti, pero nakita ko yung mga kamot sa puwet. So ayun, kaya siya number three sa akin.
Grabe, ang hirap naman magpakita ng katawan dito kay Mama Bex. Talagang mga kamot sa puwet. Ang, ano. Kailangan, kailangan natural. Natural. Yes. Dapat. At kahit, walang, mga, kahit mga ano, walang mekos. Yung mga singit, tinitignan. Yung mga singit, hindi nakakalusot okay, sa akin yan. Diyos ko, alam mo ba, Doc said yung nanood ako ng Miss Universe, okay. Nakita ko yung mga ibang kandidata doon, parang hindi na nag-ahit. Talagang tinitignan ko, ay, sabi ko yung lola mo, kailangan kong abutan ng shaving. Ano. Yung okay. Kay Catriona Gray. Sige, number three ni Sir Tony Lemon. VVV. VVV. Very reliable. I know she'll always be in the top 10, but for this effort, I have to give her a reward. She is transforming slowly from Sleeping Beauty. Nagkakaroon siya ng transformation to freshness. Umaakyat siya, but she's very reliable, pero ginugulat pa rin niya tayo once in a while. So yung kanyang press presentation, yung sa photo headshot, and this one, talagang umaakyat na siya. Hopefully, we can forget all the Sleeping Beauty, yung makeup niya, yung kabagalan niya supposed to be. That's her job, to erase that and give us a new version of Vivi. That's it. Thank you. Ayan. Before anything else, gusto ko muna magpasalamat sa mga nagpapadala ng mga kanilang super stickers. Ayan, si RG Tabilid, 125 pesos. Si Net 30, 149 super sticker. Si Bunso Girl from Hong Kong, 10 Hong Kong dollars. Maraming salamat. May mga nauna pa kanina si Bunso. What's this? Is this a Taiwanese ano? Currency. Of course, si Pretty Boy ay 2.99. Hi Pretty Boy. Dollars. Ayan, maraming salamat. Congratulations daw. Sabi ni JD Photography, VVV is consistent so far. I have to agree. Ako, magugulat kayo sa number 3 choice ko. I chose Talisay. Top ko si Talisay. Yes! I like the swimsuit. I like the color. For me, ang ganda. Napakalinis. Hindi bastusin yung dating. And the face. The facial expression that she worn or sported here was super beautiful. For me, sa lahat ng mga girls from Cebu, Talisay for me is the one to watch out for. Oo, siya ang parang flag bearer para sa akin ng Cebu City. Ayan, kaya number 3 ko siya. She checks all the proportions. I like it. Ayan. Sir Tony, maraming salamat. Diyos ko, si Sir Lemon, kasama na natin. Okay, ang policy ko, ano to, sir? Ang policy, sir Lemon, hindi na ako magla-like, mabibigay nila ako ng pera. Ay, kabukera! Pero bakit ganito, Sir Lemon, kasama ka namin sa live, nagbibigay ka pa ng ayun. Nagbibigay pa ng pera. Diba, babawiin ko later yan. Yung sarili. Babawiin ko later yan kasi tinetesting ko lang kung monetize na siya. Parang mo yung sarili mo. Thank you, Sir Lemon. Ayan, I'll just take this. Ikaw lang mayaman. Sir Lemon, thank you so much sa iyong mga paayuda. I really appreciate it. Ako din. You sa are welcome. Very ito welcome. Na yung number 2 ko, guys. Number 2 ko, for the first time in the history na inangat ko siya sa number 2. At mukhang kung consistent lang siya, baka maging number 1 pa siya. Tagig. Oh, sabi nga wow. Ni Beck, hindi ko bet yung kanyang skin color dyan. Kung naging tan lang siya, katulad ng skin color niya, baka number 1 siya. Nilight ng lola, na pinilter ng lola nyo yung kanyang skin. So, ibagbagsak ko lang siya sa number 2 kasi hindi ko talaga bet yung skin. Pag tan siya dyan, perfect na sana ang kanyang swimsuit photo. That's all. Thank you. Okay. Ate Bang, ikaw naman. Sino ang iyong number 2 spot? Ayan, number 2 spot natin. I see Atisa Manalo, Quezon Province. Ayan, ang dami ng comments kanina yan. But still, she's still part of my top 2. Sabihin ko na lang yung, dagdagan ko na lang yung comments sa mga kasamahan ko dito. So, para sa akin, yung posing niya dito is something different para sa akin. Parang hindi ko pa siya nakita in
sa mga profiles na nakita ko sa screen. So, tara siyang lumuhod sa asin dahil nagkaroon siya ng kasalanan. Ganun! Parang maamoy yung mukha niya. Maamoy yung mukha niya dito. And then, yeah, I think this is something iconic for me. Kakaiba yung post niya. So, I still put her in my top two. Okay. Thank you. Okay. Ate Bex, Mama Bex, sino ang iyong first runner-up for the swimsuit? Ang first runner-up ko ay si Miss Universe of Philippines Iloilo Alexi Brooks. So, para sa akin, you know, I don't know, but I really like her swimsuit here. Bagay na bagay sa kanya yung kulay, fit na fit sa kanya. Gusto ko yung color. Hindi babasusin yung dating, lumabas yung hubog ng katawan niya, hindi altahan or classy-classy, pero nasa tamang timpla at malakas sa masa. This photo, obviously, screams fairness para sa akin. So, I love her skin here, beautiful skin tone, hindi pineke. So, gusto ko yung background niya, puti, lutang-lalutang kung sino talaga si Alexi Brooks. I can see that she is very determined to win this battle. Parang, oh my God, wow, yung X factor niya dito, ang lakas at yung katawan niya, perfection talaga. Walang budol, she's so sexy and she's strong. Pero nilagay ko sa aking top 2 kasi tulad ng sinabi nyo, sinabi ko rin to sa live ko kagabi, na umay na ako, may umay factor na dun sa ganung ulo. So, ayun, hindi ko siya medyo nagustuhan doon. So, sana nga lang, meron naman tayo mga nakitang pictures niya na iba yung aurahan niya doon, na nakaganon siya, nakaganon siya, nakaganon siya. So, and hindi ko alam kung bakit hindi yun yung ibinigay nila. But anyway, yes, I agree to you all na may umay factor na yung ganung hawak ulo. Kasi dati gustong-gusto ko yun eh. May nakita ko na nakagawon siya. I don't know if it's edited. Nakagawon siya na black, tapos may sakit ulo po siyang ganoon. Tapos doon na naman sa kanyang official headshot, nakasakit ulo na naman siya. So, medyo yung bilib na bilib talaga ako doon. Love na love ko yun. Kaya nga nag-top to siya sa akin din doon. Pero nung eto na, medyo naumay na ako doon. Parang feeling ko, hindi na sakit ulo yun. Feeling ko, vertigo na yun. Vertigo na yun. Bigyan na lang Tylenol yan at Flunarizine. Bigyan na lang gamutin. Nasitahan na. Resitahan niya, resitahan. So sana sa susunod huwag nang ganon. Tumbling ako sa inyo. Sir Tony, who's your first? Number two is Atisa. Atisa, all have been said, I have nothing to say. So she's still always in the top two and top three of almost every list. So yun lang. Ganda-ganda niya. Kaya lang may problema lang ako. Nagiging kamukha niya na slowly si Pauline Amilex. Oo. Yes. Kinakabahan ako. Sabi ko, naku, nagpo-Pauline Amilex ka na. You might lose your own identity. So, just be careful. Nagiging kahawig niya na eh. Ang laki-laking kahawig niya na. So, just be careful not to be too close with her. I love Pauline, but it's better that you have your own image or identity. That's it. Dagdag ko lang to Sir Lemon sa manalo. Kasi di ba sinasabi nila na si Alexi Brooks daw is parang tawag din si Zosie Beanie sinabi naman ni Alexi Brooks na hindi naman totoo yun. Kasi more on yung parang nagko-comment doon yung sa part ni Atisa Manalo. So since yung parang na-mention mo nga itong si ano sino to si Dagahawi kay Pauline. Oo, parang ganun. Doon sa part na yun, parang maisisingit ko naman dito yung parang yung sa picture niya, yung tan siya na ganon. Parang feeling ko, inaayon nila yung pagiging tan niya sa mga Latina. Parang ganon. Pwede, possible. Oo, kasi parang niya ha. Oo, yeah. Kasi parang feeling ko, parang ganon din siya. Parang hindi rin original yung dating niya sa part na yun. Kasi parang ang nagiging, I really hate this, no? I really hate this. I don't like this na parang yung ibang mga pageant fans, they will, parang yung standard of beauty nila, yung mga Latina, of course not. Maganda ang ating mga kandidata. You shouldn't say na, ay, lumalatina. Oh my God, parang Latina na. Mas maganda siguro sabihin na
maganda ipantapat sa mga Latina? Because I believe mga Pilipina, magaganda talaga. Meron tayong sariling standard ng beauty. Huwag natin ipare sa mga Latina, di ba? Pwede, okay. Pwede. That makes sense. That makes sense. Yeah. Don't lose our identity. Nakakaloka yung mga Latino. Pangit na word. Di ba, ati ba? Totoo. Napatunayan ang ganda ng Pilipina, di ba? Di ba, ayan, nasa harapan nyo na. Nasa harapan nyo na, ayan na, oh. Wow! So, oh. Natural na natural. Walang budol. Ala, si Doxed, iniwanan tayo dito. Nakakaloka siya. Okay, Giselle, mag-number one ka na while we're waiting for, ano? Nag-ano na? Mag-number one ka na, Giselle, while we're waiting for Doxed. Habol na lang siya. Dalawa na nga account niya, oh. Bumuking na si Doxed. Lord. Ano yeah, let's go. Giselle, ayan na siya. Giselle, number one. Number one. Maluloka kayo sa number one ko. Ah, ito na. Doxed number two mo, ikaw na, Doxed, number two. Number two. Doxed, number two. Your number two. Hindi niya tayo naririnig. Doc said, ah, okay ka lang. Nagbibilang ka ng mga sila na stickers. Nagbilang siya ng pera na wala lang siya sandali. Nag-convert. Number one, Gazelle. Number ito, one. Let's number go. One. hindi siguro ito ninyo ina-expect, pero kaya ni number one ko siya. Kasi tinapat ko so sa bawat kandidata kung sino yung best. Tinapat okay. ko talaga, as in, si Talisay. Talisay. Oh, I like her so much. Although yung swimsuit niya is so seductive, but I like her color, I like her face, I like everything. Ang simple-simple lang, but number one ko talaga si Talisay. Basta, kanina kasi parang nagdududa ako, si Talisay ba talaga? Pero tinapat ko siya sa mga picture nila, Lexi, picture ni Atisa, sa mga top 10 ko, stand out talaga siya sa akin. Pwede siya humabol, kasi, ano? Humahabol. Mm-hmm. Super stand out talaga yung ano niya, yung photos niya ha, yung photos lang, hindi naman yung stand out yung performance, yung ano lang, yung picture na to stand out doon sa lahat. That's all. Thank you, Talisay. Thank you, Kenneth 30B for 149 pesos. Thank you very much. Salamat po. Ayan, may pang ano na si ano, si Doc Ed, meron na siyang pamasahe. Magpapamassage na siya mamaya. Ay! Ay, ta. Ni ganoon. Maraming salamat sa ating 500,000 viewers. Grabe. Bongga. Yung iba nga nag-opisina na daw eh. Iniwan na tayo. Oo nga eh. Please like ang haba video, raw guys. Ang haba na daw. Please like. Sorry po. Nag-opisina na yung iba. Ayan. Sino pang hindi nakapagsalita? Ate Bang done already. Ate Bang. Number one. Doc Zed, hindi mo pa nasabi. Number one. Number 2 pa ni Doc said, hindi na chika. Number 2 mo, Doc. Ang number 2 ko si VVV. Okay. She's my second spot, no? And pwede. Taas siya, mataas ang rating, ah. She's really starting to blossom in the competition. Yes, like what yes. I've mentioned, she ended up second runner-up the first time around. Let's see, no? There's only no other way but to go up. So tingnan natin, she's a sleeping dragon. I agree with Sir Tony. Mukhang umaari ba tong si Vivi? Gumagapang na siya, pataas-pataas. Yes, yes. Oh, she's transforming. She's transforming. Good luck to her. Yes, number one. Of course. Number one, Ate Bang. Ayan, number one. Kumaling microphone. Okay, so number one ko is Tagig, Christy McGarry, ayan, number one ko siya dahil pinatunayan niya lang dito sa picture na ito na siya ay isang top model. So effortless, yes. Napakatangkad, napakahaba ng kanyang bias, ang sarap-sarap tignan. Ayan, ang sarap-sarap magpasipa sa kanya ng bonggang-bongga, ang haba ng kanyang bias. Napakaganda, wala lang akong maipintas. I mean, talagang pinove talaga niya na isa siyang top model. Yun nga lang, sabi niya yung issue ng kanyang skin tone. Siguro napaka-minimal na lang para sa akin yung point na yon, but still, she's my top one. Effortless. Ganda. Thank you. Thank you so much, Ate Bang. Number one. Mama Bec, sino ang iyong number one? Ako. Oo naman. Oo naman. Nakakalo. Walang duda. Eh, kami corona. Eh, syempre, winner.
Charing lang. So, ang number one ko, si Miss Universe Philippines, Bacoor, VVV. Okay. Tama. Pwede. Kasi, para sa akin, ay, sorry, shout out dun sa nagsabi kanina, may nag-comment kanina, hindi nyo nakita. Sa ano daw ni Luis Portele, sa kanyang ranking ng dito sa swimsuit, top 1 niya si Alexi Brooks, top 2 niya si VVV. So, nagkabaliktad kami. But anyway, para sa akin, top 1 si Miss Universe Philippines Bacoor, Victoria Velasquez Vincent. Sexy siya, pero hindi babastusin yung dating niya para sa akin, no? So, yung swimsuit niya, medyo, sabi niyo, medyo, ano na siya, medyo, anong tawag dito? Gamit. Oo, pero sa akin, I really liked it. So, sana lang mas iba pa yung color na ginamit nila, ganyan. I really like the cut of that swimsuit. I really like the style. Ang dating niya dito, bungay shoes. Powerful, expensive. Mm-mm. Altahan niya, and the cut eyes. Oh my God, I really love it. She don't come back for nothing. She is definitely nailed this round for me. Consistent sa mga photo shoots niya, lalong-lalo na dun sa kanyang headshot. Iba ang atake, ang lakas niya dito. The eye is giving, the bewang is giving, ang sarap tingnan at my class, VVV is definitely unstoppable. So ang masasabi ko pa dito kay VVV, para sa akin, kung sasabihin natin, paano yun, yung legs niya hindi mo naman nakita. Well, for me, nakita ko na yung legs niya because nasubaybayan ko siya sa Miss Universe of Philippines 2021. So for me, she doesn't have anything to prove pagdating dun sa kanyang legs. Itinago niya man ito, alam ko na maganda talaga ang kanyang legs. So palung-palo siya sa akin dito. That's why she's my number one. At saka walang masyadong mekos-mekos dito sa picture niya compared doon sa kanyang official headshot. I think mas toned down dito. Thank you. Thank you so much, Mama Bex. Sir Tony, sino ang number one spot mo for the swimsuit photos? Again, it's Taguig. Oh my God. Because I saw in her, of course, hindi bastusin yung picture, but she's so enticing, you know? Windblown ng hair, tapos simple lang ang kanyang bathing suit. She was selling herself. She didn't care about the bathing suit. She was selling herself. So nakita ko naman, very enticing talaga. Ang ganda. Basta ang ganda na niya. Very wholesome, very charming. Saka, yan, beautiful. Yung mga ang haba ng mga bias, as they always say. Pero na-inlove ako sa kanya, dun sa kanyang, ano, sa kanyang expression. No? Windblown hair, tapos ganda na yung expression niya. So I fell in love with her. No? Yun nga lang, mas magaganda yung mga swimsuit niya na naka, sa Boracay ba yun, or somewhere sa beach. Mas bongga yun. Ang bongga nun talagang super sexy. Parang parang Victoria's Secret Magazine. At yung tan siya. Bet na bet ko yung tan siya. Ganda. So probably this was taken earlier. This was taken maybe earlier. So this was taken earlier. Parang ang dating tuloy, parang peke yung dating. Ay, dagdag ko lang kaya't isang manalo pala. Yung nakaupo siya, napansin nyo sa picture, halata yung ano, yung spray tan. Kasi yung bandang singit niya ang puti. Sana mas minintay na lang nila yung kay ano, yung kay Christy McGarry, yung skin tone niya. Mas gusto ko yung tan talaga. Who's okay. Next? Ako na, si number Doc, one ko. Ito yung number one ko. Wala ano na. Magsasara na ang channel na ito. Kasagawa na ng may-ari. Nakakainis si Doc. Angeles City. Doc, yung iba dyan, na-screenshot na yan. Kala mo ba? Mabilis ang mga fans. Na-screenshot yan, lagot ka. Natawa ako. Nawala ang wig ni Catriona. My God. Kasi ba naman, Doc, kung ano-anong pinapalabas mo? Ayan na, Diyos ko. Ang mga dollars, baka mawala. Mag-ingat. Demonetize ka agad. Wala na. Ang number one spot ko ay si Taguig City also, no? Kasi McGarry. I don't need to say much. I think nasabi na ni Sir Tony Lemon and ni Ate Bang. Talagang
of high caliber. Number two. And kapag sa swimsuit, I think siya yung pinaka-aabangan ko talaga. Come Coronation Night. Si yeah, Kirsten let's talaga, see. No? Ako, ang pasarela, ang problema. Oo, let's see. True. Ang pasarela! I hope she doesn't double turn. Ayan. Kaya, oh, number one. Mamaya, madigwas. Saan ba siya nag-train sa Thailand? Bakit dalawa? Ayan, ayan. Buha pa siyang matatapilok doon, Diyos ko Lord. Oo nga, nakakahiya pag nahulo. Thailander ata nagturo from his grand. Oo. Anyways, napakaganda ng ating discussion. I think we came up with almost the same list of girls from top 1 to 10, especially the top 5 natin, para nagkaroon lang ng konting... Grabe, number 2 ko lang si Taging. Oh, si Talisay, surprisingly, si Sir Gaisel at ako, we had the same sentiments about Talisay, surprisingly, sa competition. I update lang sa ating Miss Universe Philippines. I think they'll be having their signing contract sa Tuesday, March 5. So makikita-kita ang mga babae niyan. And then more activities are yet to follow. Kaya ano, pakakaabangan natin ang Miss Universe Philippines. They're already here. Nandito na sa Manila ang mga girls. Wow. Oo, they're here ulit. Actually, I'm about to meet Tara later on. Meron kaming very quick one-on-one session dahil meron siyang press conference tomorrow. Ayan, we're helping out Tara, Team Baguio. Just say hi, Tara, for me, please. Oo, sige. Hi, Tara! Send ko sa inyo later pagkatapos nitong live na to. Gusto ko yung look niya na, ano ha, Nadia Pereira. Yun ang gusto ko. Yung sa press presentation. Yes. Sabihin mo sa kanya, yun ang look niya lagi, yung sa press presentation. Ganda, ganda. Oo nga, very beautiful. Ayan. Wag na yung maraming salamat sa ating 500,000 viewers. Grabe, nakakaloka kayo on a Sunday night. Of course, let's allow them to plug in their channel. Let's begin with Sir Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry. Yes, kung gusto ninyo ng mga maaanghang at mga matatabil na dila ng pamananalita, ay punta po kayo sa aking YouTube channel. Siyempre, The Cruella of Pageantry, Gaisel Ortega, subscribe na. Thank you so much, Sir Gaisel. Ang favorite natin dito, lagi na nag-guest sa atin. Of course, second time around, Sir Tony Lemon, please. Hello, I'm Sir Tony Lemon from the Pageant Cafe. Bridging the international community to the Philippines. English po ang The Pageant Cafe. Nosebleed. Pero pag nag-guest naman ako sa ibang ano, because the purpose of this, like we have Latino pageantry, we would like to understand what's going on. And I hope I'll be the one explaining to the international community what is going on with the Filipino pageantry. So yun yung objective ko. Thank you. Thank you so much, Sir Tony. Of course, Ate Bangs, thank you very much for saying yes tonight. No, on your page and on your Instagram also. Ang hirap hanapin yan. Of course, thank you so much, Doc, sa pag-invite. And so happy kasi nakasama ko si Parade of Beauty, Sir Tony Lemon, at si Gaisel. Napakasaya. Finally, nakita-kita na tayo dito kay Doc Sed. So maraming salamat po. And sa lahat ng mga viewers ni Doc Sed, thank you so much for watching this live. Sana'y follow niyo po ako sa YouTube. Ati Bang, kung gusto niyo ng mga reactions sa ating mga kapitbahay, Indonesia, Vietnam, India, and mga ASEAN countries, nagagaw po ako ng reaction. Panoorin niyo po ako sa Ati Bang Buddy. And Instagram the same po. At sa Facebook din po, kung gusto niyo naman po all about Japan, follow me po sa what? Japan Buddy at Facebook page. Thank you. Salamat po, Sir Tony, and Parade of Beauty Gaisel, and Doc Sed. Thank you. Thank you. Of course, ang isa sa mga favorite na hanapin sa page ko dito sa ating channel, nag-iisa from 6 feet under, tama ba? Ay, from the land down under. No. Thank you, Doc Sed. Ay, gusto ko lang muna magpasalamat sa inyo kay Doc Sed sa pag-invite again sa akin for second time around. And of course, especially kay Sir Lemon, maraming salamat. Hi! At finally, nagsama rin tayo sa wakas. Yes, finally. And of course, Ate Bang, I always say this on my vlog na napapanood kita noon pa sa luma kong
YouTube channel, yung iyong mga reaction. Ganyan, actually, meron nga akong mga vlogs doon na dating parang kinakopies kita sa mga reactions mo. Pero hi, I think hindi ko siya kaya. So, si Ate Bang lang yun. Kasi ginaya ko siya dati. Ginaya ko siya yung ganun. Ginaya ko yung pati yung mga ganun-ganun niya. So, I think kay Ate Bang lang talaga yun. Doon ako na-inspire sa kanya. And hindi ko napapasalamatan si Geisel kasi lagi naman kami magkasama. Nauyam na, nauyam. Ayun, hello mga Becks ko! Magandang gabi sa inyo mga Becks! Maraming salamat sa inyo sa pagdayo dito. I really appreciate it. Please don't forget to subscribe, hindi lang sa akin, ganun din sa ating mga kasama dito ngayong gabi. Please, kung gusto niyo na pageant vloggers, enthusiasts, nandito lang kami para sa inyong lahat. Ayan, mga good vibes kami dito lagi, ganyan. Walang mekos-mekos, walang, alam niyo, parang sa aking channel, walang mekos-mekos, walang filter. Walang kalbot. Walang talaga ako na tao, ayokong maging bias, ayan. At uulitin ko ulit kung gusto niyo na mga videos katulad ng ay Ate Bang, yung kanya mga reaction doon, nakakatuwa. Pumunta kayo kay Ate Bang. Pero kung gusto niyo naman na medyo seryoso ng konti at nag-i-ingles, dito kayo kay Sir Lemon. Ayan. Pero kung gusto niyo naman ng altat susidad, ganyan, at nasty, dito kayo kay Doxed. Pero kung gusto niyo naman ng mga paimburnal, ganyan, dito kayo sa amin ni Geisel. Ayun, thank you for the best ko! I love it! I love it! Maraming salamat for being good and fun sa ating lahat. Alam kong ganado ang mga pageant fans natin this coming week, no? Marami tayong aabangan. And of course, we ended the Sunday night with so much fun and very lively discussion. Kaya sa uulitin, of course, we hope to see you all guys again na sama-sama ganito ulit, no? Sana puwersa ulit ang pageant fans natin and ating mga page. Kaya maraming salamat guys. Don't forget to like this video and of course please do subscribe to Dr. Zed530, the pageant guru. You can also follow me on Instagram, dr.zed. Ayan, mahabol lang Doc said. I think next week Saturday Miss World na. Ayan, Miss Ay, World. Ayun nga pala. Oo. Ben bala RJ next time. Ayan, sama natin si RJ. Oo. I heard that well si Gwen parang she's doing well naman in the competition. Parang nasa number 4 or 5 spot siya dun sa leaderboard. Yes, Sir Tony. Totoo ba? Yeah. Sino ba gumagawa ng leaderboard na yon? Ang Miss World mismo. Si ano? What, si talaga? Si Madam Julia lang yung gumagawa. Kaya minimetos. Oo, sa Miss World mismo yon. Yung leaderboard. Okay. Sabi ko, illegal ba to? Sino pala yung organizer, yung gumagawa ng leaderboard? Si Madam Julia lahat yun. Ah, okay. Ayun, yeah. Maraming salamat guys. We hope you had fun tonight and of course, God bless on your week ahead and let's keep on updating ourselves for the upcoming Miss Universe Philippines 2024 pageant. Maraming salamat. Good night. God bless. Bye. Thank you. Bye. Ano ba 'to? Pagkanya pala. Oh, wait lang.